The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Para ano? Si Sir po sa ano? Makakalag ka ba sa FB? Ayan na. Oo, ngayon lang, ngayon lang. Good morning na po, guys. This is parang emergency. Ano. Na-board lang po kami, kaya kami nag-live. Ayan, welcome po sa ating podcast. Katatapos lang din ng debate sa TikTok. Mamaya, let's talk about it. Ayan, so we have Sis Unsatisfied, Red Lone Warrior, Sis Conscious Kale, Brad Carlos Lacson and Kuya Adel Razon. Yan, mabilisan lang. Sabi ko kasi wala tayong ginagawa masyado. Bored. Oh, Friday. Bali Saturday na pala sa Pinas. Good evening. Ayan, bati muna kayo, Kuya Adel. Ikaw muna. Good evening. Good morning. Yes, gandang morning. Sa ating tupa. Mga kalobo. Unang araw ng ating SP Bebe. O, ingat yung mga ano ha, yung mga OOE ha. Magko-commute pa. Better na ano, alerto at lalo na yung mga babae, huwag kayong uuwi ng mag-isa. Ano? Yes, actually, nakita ko, kine-check ko yung live nila. 12:20 nung nanalangin. Grabe ah, 12:20 midnight. Tapos uuwi pa nga galing Apalit. Correct. Pero kaya pag-usapan natin mga pabatiin mo muna yung mga ano, boss. Sige. This Unsatisfied. Good morning. Hello po, good morning diyan. Hello. Ayan. Red Lone, gising ka pa. Red Lone. Hello. Hello. Hello naman si Red Lone. Parang ano? Hello? Parang mahina ang internet. Mahina? Hello, hello. Pagod ka na yata sa SPBB. Grabe kasi yung SPBB. Actually, walang nanonood sa atin, no? Apat lang. ayan. Walang benta. Walang benta. May viewing naman. Mag-viewing lang sila. Sige, buti gising ka pa, Brad Lone. Hello kay Agnes Gordo. Gordo pala. Ayan. But, Carlos, are you awake? Ayan. Ayan, nagtatrabaho lang. Ayan, bati okay lang sa mga nandito. Hello, podcast. Welcome to our guys. What the hell? Baligtad. Ayan. Easy. Ano pala yun, no? Wala lang. Bigla lang naisipan mag-live, ganun. Ayun, so pag-usapan natin yung... Ano kasi yung pag-usapan mo na? Yung ano mo na? TikTok debate. So ang debate na yun, teka nga, kunin ko yung poster. Kasi shinare ko din sa iba, baka gusto lang naman nila. Asa na yun? Shinare ko yung sa Facebook. Atheist versus Baptist. Ayan, medyo boring siya, no? Pasensya na dun sa mga, ano, mga nandun kanina. Population, nasa 100 din kasi yung nanood. Saan ba yung poster, pambira? Ayan, kita nyo, hindi kami prepared. Ayan, ang topic nila, does the God of the Bible exist?
Teka lang. Ba't hindi lumalabas? Yun. Does the God of the Bible exist? Ayan, 10 p.m. kanina. Affirmative si Charles, Reformed Baptist, and negative si Shoto. Ayan. So, shinare ko, may mga nandun. Si Sis Unsatisfied nandun yata. Medyo konyo daw si, ano, si Shoto. Puro, alam mo yung konyo? Ano ba yung konyo? Yung parang maarte, magsalita, gano'n. Inglesero. Oo. Inglesero. Yung isa, nag-English din. Parang pero, ano, parang... Parang? Parang ano, parang, para siyang kumbaga si, kumbaga sa ano, parang si Miriam Santiago. Yung Senador Miriam Defensor Santiago, yung ganong style ng pagsasalita. Hindi, medyo matigas pa nga yun si Miriam eh. Bisaya kasi yun, di ba? Ayun. So, hindi siya, ano siya? Talagang, yung ma-arte. Yung R niya is R, hindi siya R. Parang Mexican. Basta ganun. And, medyo na-board ako ha, sa totoo lang. Pero, may mga good points. Ni-record ko para makapag-viewing ako later. Sa tingin ko, medyo natalo si si Atheist. Bata pa kasi, parang ka-graduate lang na high school. Tapos yung isa mukhang sanay makipag-debate. So, medyo naiipit si Atheist. Ano pa? Charles yung pangalan. Charles. Oo. Medyo naiipit siya. So, sabi ko talo, talo. Kasi ganun lang naman sa debate eh, di ba? Ipitan lang. Sabi mo kanina ganito. O ngayon, therefore, inaamin mo na ganito ka. Ganun lang naman sa debate eh. Kahit tama ka. Aba, totoo namang walang Diyos. Parang pwede ka pa rin matalo. Parang hindi naman napag-usapan yung ano, yung topic kung yung God of ano, existence of ano, God of Bible. Oo, parang lumayo hindi sila. Naman, ano eh, yung pinag-uusapan nila yung more on tawag dito, masyadong technical dun sa mga parang, human thoughts. No? Oo. How would you know the truth? Hindi dun sa ano eh, sa existence of God of the Bible. Dapat doon sila nagpo-focus, hindi dun sa argument ng mga ano, aspect. Yun na nga. So parang boring talaga. Nagdereklamo na ngayon nasa chat. Sabi nila, ano to podcast? Wala man lang yung tutol mo is parang nakakantok. Sharing. Anong yung kasing ano, yung kasing, ayun na nga. Sige, batlo. Hindi, sige. Yung ano, yung ano, ay pan-delayed talaga. Delayed yung ano. Sige, tuloy. Hello? Yes, go. Yung about kasi doon sa, yung kasing ganung klaseng debate na, kasi na marami na rin ako napanood na ganun eh, yung tawag doon, presuppositional apologetics yun eh, yung kagaya ng argument ng isa na atheist, tapos yung ATS naman. Ang nakaka-frustrate lang talaga kasi sa mga ganyang klaseng usapan kapag ginagaya mo na yung mga technique ng mga apologists na napapanood mo sa YouTube, napapanood mo sa mga videos. Kagaya nung ano, yung ATS na yun na si Shoto. Parang ano eh, parang ang kanyang style lang pagkikipag-debate, ginaya niya dun sa mga ano, parang ang hindi man siya ano, pero kung napanood niyo si ano, si William Lane Craig, kung familiar kayo doon sa apologist na yon, yung sinasabi pinagmamalaki ng mga theists na yun daw yung pinakamahusay nila na debater, ganun ang style ni William Lane Craig na mabilis magsalita, tapos ano, kung ano-anong mga pinagsasabing mga philosophical ano, ganun-ganun, mga
mga ano, yung parang idadaanin ka sa mga highfalutin na word na. Words. Kapag ka, ano ka, pagka kanto-kanto ka lang, tapos hindi ka naman nakapag-aral ng ano, hindi mo maintindihan. Kumbaga ano siya, pang ano, kung titingnan mo rin sana yung audience mo, alam mo, yung mga audience mo eh, hindi naman nag-aral yan sa kolehiyo ng lahat, or nag-aral man, o iba lang ang background, hindi nag-aral ng philosophy, iba yung kurso. So, hindi siya makaka-relate, hindi siya nakaka-connect dun sa audience. Diba? Which is, yun naman yung ano, yung punto ng debate, kasi nga, diba, yung ang realization na natin, alam naman natin, diba, na doon sa MCGI, dyan binasi ni Bes yung ano, eh, paniniwala. Maraming ang mga naging member dyan, eh, naanib dahil sa debate. So, parang ang nangyari is kapag ka ganun ang gagawin mong pakikipagdebate na hindi makaka-relate sa tao, parang wala rin. Kaya nga ang ano ko diyan, Rocoli, yung sa ano, sa parang meron nga nang tanong sa akin ko, does debating accomplish anything? 'Di ba? Sa debate mo ba makukuha ang buong katotohanan? Kasi yun ang naano natanim sa atin noon kay Bes eh. Parang parang yung ano, parang 'di ba merong mga naanib dito na halimbawa na first time mo nakapanood ng isang religious debate at si Bes ang nakikipagdebate, at alam naman natin yung mga debate niya doon sa TV eh ano yon, kanilang video yon. So lumalabas doon sa mga video ni Bes, panalo lahat si Bes doon. So oo, parang they have an illusion na tinalo ni Bes halimbawa yung particular na religion, na born again. Ang perception agad natin kapag tinalo ni Bes yung isang pastor ng born again, yung buong born again, lahat ng mga born again, talo na. Talo na. Halimbawa, meron namang nakalaban si Bes na Katoliko, isa, natalo ni Bes doon. Sa palagay naman natin noon, talo na ang buong sangkakatolikohan. Ganon yung naging ano natin, parang naging mindset natin noon na parang pinagbasihan na natin yung kumbaga ang truth sa atin, nakuha natin sa kung papaano tinalo ni Bes ang mga kadibati niya. Ano ba, tinalo ba talaga? Niya ang ano, tinalo niya ang yung ganun. So, yun ang sinasabi ni nila si Slus eh, 'di ba, na ano, yun daw ang katotohanan, kasi sabi eh sa 20:21, yun sa ano, sa yung sa Lucas Lucoli na ano, yung bibigyan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. Oo. Eh ngayon, nung halimbawa, ngayon, eh, nalaman natin na nung wala na tayo dyan sa MCGI, nalaman natin na hindi, it doesn't work that way eh. Kasi lumalabas na yung palang ano, pakikipag-debate ay ano lang pala yan? Sa analysis ko, no, yung more on theatrics, yung theater siya, yung bang the manner you present yourself na para kang tumutula, yung ora, kung great orator ka or great speaker ka, malaki ang possibility na ikaw ang manalo sa isang debate na kagaya ng format ng tinatawag nilang Oxford debate, na yung, halimbawa, ikaw magsasalita ka, Broccoli, ng 5 minutes, magkakaroon ng quiz examination, 3 minutes, mga ganun-ganun. Eh, ang kung ano ka, kung magaling ka sa oration at yung tinatawag nila na public speaking, ay more or less mananalo ka doon sa kalaban mo na mabagal magsalita, hindi marunong sa public speaking, mahina sa oration. Yung tinatawag na oration kasi yung ano, yung parang tumutula ka na medyo may emotion. Alam naman natin si Bes eh, kasi magaling na orator yun eh. Kaya minsan, akala natin na kapag nakikipag-debate sa Bes, natatalo niya yung kalaban. Eh, well, in fact, natalo lang niya dahil mas magaling siya as orator. Not because mas matibay yung kanyang stand. Mas matibay yung kanyang daladalang sinasabing philosophy or aral. Oo, kasi ano eh, sabi nga ni Bes eh, di ba? Yung pula, pwede niyang gawing puti. Yes. Kaya niyang gawing pula. Oo, sabi niya. Oo, yun ang ano, parang tricky doon. So, ngayon, wala na tayo sa MCJ. Nakita natin na it's all about theater. Yung, kumbaga, parang singer.
'di ba, merong singing contest. Ikaw, mas magaling ka na singer doon sa isa, mas magaling kang bumirit, mas magaling ka na mag-perform, mm-hmm. natalo mo yung kalaban mo. Ganun lang din yung sa debate, sa lalo na sa public debate, Bukoli, yung maraming audience, yung nasa stage kayo, nakatayo kayo dyan. It is kung magaling kang orator, you are at an advantage kaysa doon sa kalaban mo na hindi marunong sa public speaking, wala. Talo yun. Ganon din yung palagay ko nangyari dun sa TikTok ngayon. Yes. Na mga debate na yan na oo, dapat kung ganon ang mo, kung ang intention mo is maging professional debater ka. Kasi yun ang term na ginagamit nila sa mga apologies kagaya kay William Lane Craig Professional debater. Meron palang ganon. Yung professional debater, yung talaga yung they are paid to do that thing na structure debate, yung paano ilang oras, ilang minuto ka magsasalita. Kaya dapat within 10 minutes, lahat mabilis ka magsalita na lahat ng iyong mga sinasabi mo sa iyong argument, makontain mo doon sa 10 minutes na yon. So dapat mabilis ka magsalita at timing at pinapractice mo yon. Mm. Praktisado yan. Kaya napansin ko doon sa isang yung Konyo. Ganun ang ginagawa niya, parang yung nakakahon Tapos inaano niya, kinukunti niya, tapos yung structured siya debate. Kaya lang ang problema yun na nga ang factor doon is yung inexperience pa. Ganon yung Koli. Kumbaga, kailangan pa ng konting pag-aaral. Experience pa. So, parang mas okay pa si Totoy Bibs. Medyo sanay mang-ipit. Ganyan. Sabi mo, ganito, meron pang categorical question niya na yes or no lang. So, pagsagot niya ng yes, hindi mo haya ang mag-explain, yari na siya doon. Sabi mo, yes So, dapat nakakapag-explain. Tama ka, may ganun. Parang kasi show nga. Din kasi show. Yan ng theatrics tawag doon. Theater. Theatrics. Theater tawag doon. Kailangan mo talaga magaling ka mag-present sa theater. So kung meron kang bandwagon, yung audience impact, na ba 30%? Mm-hmm. Di ba may ganun criteria for judging? Audience impact. Stage, yung performance mo, tawag doon? Alam mo, ganun-ganun . Stage presence. Stage presence. Inangkap ba sila? Gising na gising, natuwa ba, pumalakpak? So, pag magaling ka doon, ikaw panalo. So, nawala. Kaya yung mga, kanina, yung mga atheists, medyo na sila? Nabwisit, na gusto nilang sila yung dumebate. Sabi mo, ganito. After tapos na yung debate, binasa nung isa si nickname, sabi niya, anong paliwanag mo sa 2 Kings 24, yung about pinakain sa oso. Pinakain sa yung oso yung 42 yung bata. 42 kids pinalapa sa tapos na yung debate, humahabol pa siya. Kasi hindi siya na satisfy. Unsatisfied siya. Hindi na satisfy. Doon sa debate. Kasi nga, ganun nga kasi talaga yan, yung parang Broccoli, yung parang kailangan din kasi pag sumalang ka, lalo na pag may audience yung debate. At lalo na pag, alimbawa, ang mabigat yung daladala mo. Kasi, diba, ikaw representative ng isang particular na sekta o particular na paniniwala. Kailangan maging handa ka rin na marunong ka na magdala ng tao. That is kung yun ang intention mo sa pakikipagdebate. Kasi di ba kagaya nung sinabi ko kanina na kagaya halimbawa sa MCGI, di ba doon binase yung katotohanan, kumbaga yung ang batayan natin noon na kaya totoo ang MCGI is because natalo na daw lahat ni Bes, lahat ng relihiyon. Lahat ng mga iglesia, natalo na daw lahat sa debate. So, yun ang claim. So, mabigat yung kaya kailangan, kung halimbawa makikipag-debate, kaya natataka ka nga, bakit si Bes lang ang humaharap, hindi humaharap yung mga KNP.
bakit si Bes lang? Kasi si Bes lang kasi ang marunong nun na ganong technique. Theatrics. Na kaya niyang i-manipulate yung mga tao. Wala yung sa mga, o wala sa mga KNP, hindi kaya ng mga KNP yun na sila, na no, hindi pa, parang walang nakikita si Bes na mapagkakatiwalaan. Unlike ba sa ano, sa ibang reliyon, sa INC, hindi kaya naman sa Seventh-day Adventist, hindi naman yung pinakasugo nila yung nakikipagdebate. Di ba yung mga ministro nila na yung aral na naka-assign, yun yung nakikipagdebate. O yung aral, halimbawa si Ramil Parba noon, si Bularan, si taong nito si Ventilacion, tapos sa Sabadista naman yun sila Johnson Amican, yun mga yun sila Thompson, si Thompson. Yun, yung mga ano lang yun, hindi yun ang sugo ng ano eh, hindi yun ang pinakapuno eh. Ngayon, yung mga yun, tingnan mo makipag-usap yun, si Ramil. Magaling din sa ano yun eh, lalo na pag ang audience niya, Bisaya. Magaling din yun sa mga ano, yung mga paano, pang pa-uplift ng mga audience. Ganun eh. So, yun ang hirap kapag ganyan ang ano, pag dyan mo binase yung pagsasaliksik mo sa truth, sa debate. Kaya kailangan mo din yan ng ano, skill sa oration, yung tinatawag na oration or pagtula, yung magaling kang mag-present sa sarili mo sa stage. So, Birdlon. Kaya tingnan mo si Bes, obserbahan mo yung manner niya ng pagkikipagdebate, ganun na ganun. Magaling siyang audience impact, magaling siyang mag-emphasis, magaling siyang mag-muestra sa stage. Kaya talo yung kalaban, kasi yung kalaban aanga-anga, hindi marunong sa public speaking, mabagal pa magsalita, malamya, ay wala, talo ka. Oo, so, ganun yun. Di ba, yung mga ex-MCGI, inaasar nila si kuya, hindi ka marunong makipag-debate, tumatakas ka lang, kunwari, good works na, kasi hindi ka marunong, ginagano nila, di ba? Pero kung papayaga mong makipag-debate, tapos itong pinag-uusapan natin, na debate is not the basis of truth. So lalabas, walang kwenta rin yung truth. Absolute. Yung hamon na umakipagdebate ka. Noon pa man, hindi na yon tama. Taltalan talaga and yun nga, pagalingan lang. Ang weird lang, no? Na yun yung hinanap mo pero hindi pala yun ang tamang gawin. Eh, nako. Kasi first of all, di ba topic nila? Lalo na broccoli ko. Lalo na kung ang halimbawa ang kagaya ng nakasanayan, 'di ba, na ano, yung kagaya ng ginagawa minsan dito sa podcast na mga Biblia-Biblia ang pinag-usapan sa mga teksto-teksto. Eh dapat diyan kung ganun ang usapan, pabilisan niyan ng pag-ano ng Bible, yung hindi ka halimbawa, yung magbabasa ka hindi ka itong sa isang talata. Matagal yung pagbabasa. Dapat yung ano, yung paspasan yung style ng ano, saka parang Armalite, yung ano, para matalo mo yung kalaban. Ganun lumalabas eh. Yung labanan eh, kung sino yung pinakamagaling sa sitas, at yun na nga, may halo ding theater, magaling ka magpaano ng boses mo, intimidation. Ayun, lumalabas, ikaw panalo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kung ngayon sa perspective natin, hindi naman ibig sabihin nun na totoo na talaga yung iyo. Kaya lang ang problema, mas magaling ka lang sa pagsasalita kumpara doon sa kalaban mo. Actually, naisip ko lang. So, topic nila is, does the God exist in the Bible? Parang ganun. So, doon pa lang sa topic na yan, talo na yung ano eh, yung taste. Alam mo bakit? Kasi hindi, bakit pa kailangan pagtalunan yung existence? Ibig sabihin, may doubt. Kasi kung nag-exist siya, sabi nga nung ibang atheist doon, dapat nandito siya at siya na yung makapag-prove na nag-exist siya. Bakit natin pinagtatalunan? Kasi there's a doubt. Sabi ko nga sa'yo, Birdlon, yung pag sinabi ko sa'yo, tao ko, magda-doubt ka ba? Oh. Hindi, I don't have to prove it. Mm-mm. No one else have to prove it. Kasi kita. Kasi tao naman talaga, kitang-kita. Oh. 'Yun lang. Hindi, ano lang naman 'yan. Akin lang.
Tingin mo ba, Brock, mas magagaling pa yung mga nagdebate dito sa atin noon? Alin doon? Mga nagdedebate dito. Tingin mo yung mga lumalabas sa podcast. Yung mga lumabas sa podcast, yung mga nag-share ng lapag ng mga argument nila. Tingin mo mas tatayo pa yun kaysa doon sa ano, debate nila sa TikTok. Kanya-kanya kasing style eh. Maganda rin kasi minsan sa TikTok eh, may mga intelligent debaters din kasi doon. Pero dito kasi sa atin, halimbawa yung kay Brad Al, yung mabuting daan, papatunayan. Ano yun? Dating daan. Ano eh? Ayoko mag-comment pero parang hindi naman siya nakatulong sa buhay natin and nakasulat lang naman yun. Anong... Pero... At saka... Sige. At saka... Tsaka, Bokoli, in-possess natin, kaya nga tinatanong ko eh, kanino bang platform o kaninong channel gaganapin yung debate? Kasi ang reality niyan, kung sino yung may hawak ng channel, siya yung mananalo dyan. Oo. Kaya yan ang realidad dyan. Kahit na ano pang pagbalibalik na rin mo. Halimbawa, kagaya noon, yung isa, may pumasok siya doon sa isang channel na, oo. Kahit sa TikTok, ganun. Sa ano, kay Bes, ganun din. Napansin mo ba yung mga debate ni Bes? Puro lahat sa kanyang panig lahat. So, wala siyang debate na nandun siya sa teritoryo ng ano, INC or sa Badista. Puro lahat sa kanya. So, ano din yan eh, parang hindi, kayang hindi talaga siya mapagbabasihan din Broccoli ng ano eh, ng katotohanan eh. Kasi at the end of the day, mas maganda talaga kung ikaw mismo magsasaliksik via your reading or your philosophical na pag-aaral mong sarili kaysa naman pagbasihan mo ang debate kasi maaring mamanipulate eh. Kagaya niyan, diba, pumunta ka dun sa isang channel na dominated ng ganitong particular na sekta. Pag makikipag-usap ka dun, yung puro comment dun, magbabandwago niyan eh. Ah, wala, talo na ito, talo na, mga bobo ito, engot itong ano na to. Ganon, parang palkampi sila doon sa kanilang ano, kaanib, doon sa kanilang ano, kaysa naman ikaw. Tapos yun namang, ano, nanonood na, mababandwago na rin. So, tapos ang after pa ng debate, magkiklaim pa sila na, ah, wala, napahiya to. Nung ganito, parang, ano, parang, is it the way na dapat, ganun ba dapat ang pagsasaliksik ng katotohanan sa pamamagitan lang ng ganyang setup na natalo mo siya sa pamamagitan ng ganong pamamaraan, underhanded na home court advantage pa, bias pa, di ba? So, pangit din na ganun. Ito, basa muna tayo dito. So, hello kay Concejal Burr. Concejal Burr, ayan, Concejal yata siya. Good morning po. Levy Abak, since debate naman yung topic, si Usap-Usap TV ba ay MCGI? Hindi po siya MCGI. Oo, nakiki-MCGI lang po siya and topics niya is MCGI kasi medyo para maraming views. Bandwagon kasi ang MCGI eh. 'Di ba Kuya Adel? Yung Kuya Adel page mo, pinag-a-add niya yung mga MCGI. Ito na mga MCGI. Oh, ano to? Kapatid to. Approve na approve ng friend request. Ganun sila. Makita lang nilang MCGI ito. Kahit di nila kilala. Ina-add. Anya ka ba, Kuya Del? Diba? Okay, hindi na nag-iisip na po siya ma-access nito yung personal info ko, yung family pictures ng family ko. Wala lang ganun. Basta MCGI, tiwala sila. Ganon sila, teamwork. Ayun. So pag nag-post ka ng pabor sa MCGI, basta mag papanoorin nila 'yon. Maraming views. Oo. Basta maglagay ka lang ng parang yung sa picture mo maglagay ka ng Thanksgiving, yung parang ano nila, ang tawag ng Broccoli, yung nilalagay sa pic sa profile pic mo na parang color frame. Oo. Frame. Pag ganun na, i-add ka na kaya nga may naano sila din kay Kuya Adel eh, kasi yung picture ni Kuya Adel parang ganun ang ganun ang outline ng logo, parang yung outlay, di ba, yung kagaya ng color ano, eh i-add nila ali, pero hindi naman nila alam na nakasulat doon si Chu Reddit. Kala nila MCGI din.
Hindi na tinitingnan. Ayan, ganun sila, mga tupa. Ayan, sabi ni Bill Webb, debate is a part of truth but not the whole truth. Of course, tama yan. Ayan, good morning kay LeBlanc Velasco. Ayan, good morning kay Toby Balagtas, Jake William. Good morning. Ayan, baka magsasalta kayo, ano lang, unmute lang. Okay, so kanina SPBB, hindi ako nakinig, no, syempre. Umay na tayo dyan. Pero ano bang, sinong nanood? Ano ba topic? Parang naabutan ko. Hindi, actually, hindi ko inintindi. Nagtatawanan sila eh. Sino dumalo sa inyo, mga lobo? Walang dumalo? Toby, hindi ka dumalo? Toby. Oh, sumilip lang. Kuya, mag-ibig pa rin. Mag-ibig. Dalawang taon na ang botek. Yun. Sayang naman yung links natin. Pero wala consideration dun sa mga OB ng ating gabi. Nag-message nga sa akin na ano, bagong ani. Nag-message lang yun ngayon. Tama nga, bro. Ulit-ulit lang sila. Bawang ali na yun, babautismo lang nung ano, ha? Itong huling bautismo. Umay na agad. Baptist ba yun? Baptist. Ulit nga sila. Natawa lang daw siya kay Emma kay Emma Davis. Mahaba na magpaliwanag. Bago pa lang yan. Eh, lalo pa yung 20 years na sa iglesia. sa akin naka-on eh. Masa iba pinaparod ko eh. Okay. Ikaw, Red Lone, naka-on ba yung audio? Pinapakinggan mo? Wala, video lang. Pero hindi ko alam kung anong pinag-uusapan. Naka-mute. Sabi, inaano. Ano mo, bro? Lang, ano yung mga reaction, gano'n. Knockout nga yung dalawang kasama ko dito sa bahay. Ninirinil na kinaya. Nakatulog. Oo, mga 10:30 na. Tulog na eh. Kita ko eh. Okay. Maganda nga yun, Brad Toby. Pabayaan mo na lang. Pabayaan mo na lang yung ganun. No? Huwag mo na lang gisingin. Kahit siya, sabi nga, kapag interesting ang topic, di ba? Kahit gano'ng kahaba yan, ma-engage. Mm-hmm. Pero pag yan, sabihin nila, dalawa ko kasi kailangan ko yan. Pero kahit hindi nila sabihin na hindi interesting yung topic, dyan, makikita mo talaga hindi talaga interesting kasi nakakatulog yung sila. Kahit nagtatawanan pa sila. Supposedly, pag nagtatawanan, matatawa ka rin sana, di ba? Hindi eh. Sige, but no. Di ba, Kuya Adel, ano? Di ba, Kuya Adel, sabi ni ano, parang kunti lang daw yung dumalo sa ano sa yung pista nila kahapon, parang mas konti daw kumpara nung ano. Ewan ko lang kung ano kayang ano doon, parang naumay or mas konti nga ano. Mas konti yung ano, tsaka mas marami doon nagutom ngayon. Magre-reklamo pa nga dahil yung mga namimigay mismo ng pagkain, doble-doble daw yung stab. Mga kanikanyang ano, tapos palakasan system din. Palakasan. Oo, pagka mabibigay yung stab, pagka wala kang contact dun sa mga namimigay. Malaki kasi backlog ng mga lokal. Maabot ng lagpas 100K backlog. Hindi na kasi kailangan yan eh. Old school kasi yung mga ganyan pa, piyesta-piyesta. Ang maganda ituro, diba, mga aral ka, ang ituturo mo sa kanila, yung how to profit, kumita sa buhay na ito para hindi na sila magutom. Pero yung tama, pipila ka dun, para kang patay, di ba? Tapos, saan ba pupunta yun? Diba sa daanan ng dumi, isang araw lang.
Sa Cabrox, so, ano eh, kita mo naman economy natin, di ba? Pamasahin na sa jeep, 13 pesos na eh. Tapos ang bigas, 55. Mm-hmm. So, okay, tapos gagastos. Mm-hmm, mahal. One-time event, di ba? Hindi siya practical eh. Sa pera pa. Ayaw pang magbigay ng galing sa taas. Eh, ano nga saan mo? Talagang kakaunti yung ano, ang contribution na dyan. Magising na sila. Kumbaga, kumilos na rin yung sa taas, mag-banner sila ng tulong, kumbaga. Sila rin maapektuhan yan sa bandang ulit, yun mo. Hindi eh, pa-project, ano pa-project. Pero walang kumulang na yung ano, ipapasok na pera. Hmm. Ayun. Hello kay Mary Aquino. So, sa totoo lang, hindi, ano siya eh, for me ah, ano siya, marketing. Pag sinabi marketing, meron kang pinopromote. Anong pinopromote mo? Yung iglesia. Yung leader mo. Yun lang naman yan eh. Oh. Isang araw na pakain? Does that help them? O mas malaki ang balik dahil sa marketing? Di ba? Marketing siguro talaga. Dapat marketing yan. Dapat ang pinoprovide ng nasa yun, provide jobs, living. Mm-hmm. Turuan mo, encourage mo, di ba? Hindi isang bigayan ng pagkain. Paano magnegosyo, paano kumita. Tapos yan, classified ads, di ba? Alam ko ang SK meron eh. Pero, limited pa rin. Kumbaga, hindi nila sariling kumpanya. Parang under referral pag pinanood mo sa SK. Yung ano, yung classified ads nila doon. Bawa, kontakin yung gatong brother o sister, guys. Pero yung company, hindi sa ano yun, hindi pa congregation. Meron ba silang job fair? Mas okay yun eh, job fair. Di ba? Yung mga kapatid na may kumpanya. Wala. Parang wala. Mag-offer sila ng ano, job fair doon. Yung hanap ng trabaho. Diba? Oo, mas beneficial pa 'yun. Kaso ang problema kasi may backlash kasi 'yan, may backlash yung kaso, pag nagpa-job fair kasi ganito 'yan eh. Magpapa-job fair ka, sino employer ang ano, ang iimbitahan mo? Baka mamaya na nakakuha ng trabaho yung data pack sa employer. Tapos naging problema 'yon na conflict sa ano, sa pagkakatipon. De crisis pa yun kung bigay ba ng Diyos yan o hindi, kasi ginab fair na MCGI tapos bandang huli kailangan mo rin palang iwan, di ba? Tsaka mawala ng tiwala yung mga employer, edi utusan ng ano ng congregation na mag-resign sila lahat, edi ano sa susunod na job fair niyan papasukin mo sa amin tapos pag-resign mo rin, di ba? Oo nga, no? Kasi pala absent yan eh, pag may pagkakatipon. Priority nila yung pagkakatipon, di ba? Papagwapa ng ano, med cert na fake. Di ba, Tipetch? Nakikita natin yan sa apalit eh. Bayan ng katotohanan, nagpapagawa ng med cert na fake. Ay, nako. Okay. Ba't umalis si Kuya Adel tsaka si Badlong? Ayan. Sige. Sino ba yung mga nandito sa ano? Oro Jackson. Pahingi ng link. I-message mo nga ako. Pwede kitang bigyan. Pero kung ako sa'yo, huwag ka nang makinig sa link nila. Hindi na daw sila nabibigyan ng link. Ano ba topic, bro? Sa day one. Ay, sa day one nila, hindi ko alam eh. Pag-ibig daw eh. Pag-ibig. Wala, hindi ako nakinig. Nagbipin show kanina eh. Yung mga series na naka-pending sa akin na matagal. Mm-mm. Ayan, hello kay Teacher 80s. Ayan. Good job ah. Siya yung nag-moderate kanina. Good job. Lebanc Velasco, mahal na ngayon ang bilihin. Ang 1,000 mo parang 500. Oo naman, magpagas ka lang ng sasakyan eh. Parang 250 ilang guhit lang. Grabe na to. Ayun lang, ang tingin ko dun sa nangyari. So, mas mabuti mag-job fair kayo, pero huwag kayong
be a good ano naman employee sa inyong employers para hindi nakakahiya, 'di ba? Advantage 'yan sa mga INC eh, meron silang mga ganyan eh, mga contact-contact. Mas madaling. Ate Petch, mute lang kita. Ang ingay. Yan. Mas may common sense kasi sila. Tsaka they need to ano rin, 'di ba? Lumaki na sila, 'di ba? Yan yung na-i-discuss din natin last year. Sa ano nga ba topic yun regarding spiritual, 'di ba? Yung parang nagkaroon tayo ng breakdown, differentiate natin yung spirituality, yung cults and religion, 'di ba? So, kung lumaki ka ng ganyan, you need to ano rin kasi adapt na rin sa mainstream society. Hindi ko naman sinasabing kailangan maging secular ka na rin, pero kung yun nga tulad niyan, silang mga nando sa diliman. Alam nila na pag hindi flexible ang kanilang mga schedules na mga worship schedules ganyan, eh mahirapan nga naman yung kanilang mga members, di ba? At kapag nahirapan ang mga members nila during employment ganyan, hihina ang contributions. Di ba? It makes sense, at least alam nila. Kasi hihinga mo ng malaking contributions, pa-upset-upset naman sa trabaho. Ano pangyari, di ba? Kaya hindi sila tumatagal, no? Sa trabaho. Paalis-alis din. Mas priority ang gawain. Oo, sa CGI. Oo. Tapos sabi, di ba, Broccoli, yung plano na ano na gusto magkaroon ng job fair. Sinong iimbitahan mo dyan? Mas probably, kung magja-job fair ang MCGI, yun lang din mga employer na kapatid, na member. Kasi yun ang makakaintindi. Halimbawa, yung kagaya ng, ipaimbitahan mo yung isang employer na hindi naman familiar sa aral ng MCGI sa Gayak. Ba, yung mirba may, mag-a-apply ka ng isang, dyan sa kumpanya, kailangan ng babae, ganitong uniform, naka-makeup, ganun. Maraming bawal sa MCGI, bawal dun sa'yo. Hindi rin siya suitable dun sa papasukan trabaho sa job fair. Lumalabas, parang ano lang din. Kung magja-job fair man sila, mga members lang din yung mga amo. Kasi kung halimbawa, magko-conflict na sa mga gawain, at least kung absent man siya, hindi siya itatanggalin. Ganun yung anong mangyayari. Kaya hindi siguro talaga din nila ipo-push through yung mag-i-invite sila ng mga employers na outside na hindi taga MCGI. Wala rin. Mapapaya lang sila. So, liliit talaga yung mundo nila, no? Yun na lang. Within the church na lang talaga. Kayo-kayo na lang magbulahan. Isa sila sa mga congregations na kita mo yung multi-level marketing na nga lang ng mga members, minamanipula pa nila. Oo. Grabe, no? Ayan. Papapansin mo, Rolly, hindi talaga sila mag-fit sa sa natural na world na mag-i-employo. Kasi tingnan mo yung kanilang setup. Most of them, nagta-tribe sila sa mga pag-aahente. Di ba? Yun na yung nila trend ngayon, yung ahente ng kondo, ahente ng insurance. Kasi yun, hindi na sila obligahin na mag-uniform pa at papasok pa sa opisina. Kaya yun, doon na lang sila talaga magta-tribe sa ganong klaseng trabaho. Pero kung sa normal, papasok ka sa mall, hindi. Sa mall kasi, yung mga sales lady, kailangan kang mag-makeup, kailangan kang magsuot nung uniform nila na medyo above the knee ang So, fishnet. Paano makaka-adjust doon? Oo. Di ba? Wala eh. Hindi ba kagaya ng di ba, INC? Tingnan mo. Hindi bawal sa, hindi masyadong stricto sa kanila yung mga pananamit. Hindi mo nga malaman kung INC ba yung kaharap mo eh. Di ba? Nakaka-mix sila sa mga Katoliko, sa ibang religion, born again. So they can live normally, nakagaya lang din ng ng normal na tao, normal na mga employee. Pero kung MCGI member, mahaba ang buhok mo, hindi ka pwede limitado yung options mo. Ang sabi naman dati dyan ni Bes about dyan, sabi nga ni Bes, ipagpapalit mo ba, kapatid, ang iyong kaligtasan dahil lang sa trabaho? Di ba mga ganun ang style ni Bes dati? Pang
pang ano dyan sa ganyang mindset na parang matitempt na daw yung ibang kapatid na member na babae na gumayan na rin daw sa iba na mag-makeup na rin. So, dapat daw, mas unahin daw talaga yung ano, sa paglilingkod sa Diyos kaysa dyan sa ano, mas dapat daw, unahin mo daw yung Diyos kaysa sa trabaho. Oo. Kung papipiliin ka daw, trabaho o pagsunod sa utos ng Diyos, eh piliin mo daw yung pagsunod sa utos, kagaya nung gayak. Oo. Yes. Lalagay ka yun sa kahon. Meron akong office mate dati. Palagi siya nag-iaya, Yossi tayo, Yossi break. Ganun. Ako naman hindi nag-Yossi. Noon ah, kape lang sa akin. So, kuha akong kape, siya nag-Yossi, kwentuhan kami. And then later on, nalaman ko, Iglesia ni Cristo siya. Sabi ko, INC ka pala. ADD ako, di ba? Bro. So, nag-Yossi siya, na INC. So, hindi mo makikilala kung sino yung legit na INC. Dahil hindi nga sila mahigpit. Or, ewan ko kung paano. Pinapayagan na lang din na mag-Yossi. Or, pasaway lang talaga siya. So, pag ADD kasi, ay, talagang makikilala mo agad yan. Tupang-tupa itsura niyan. Mahaba damit niya. Mahabuhok. Walang make-up. Mahabang damit. O, sa buhok pa lang. Oo, buhok pa lang. Makasakay mo pa lang sa jeep. Ano, alam mo na na member, oo. Hindi mo mayaya sa sine yan pagka. Oo, mahirap yan kumain sa mga restaurant, baka halal. Nako, ang liit ng mundo nila. Ayan, welcome back kay Kuya Del. Okay, sino pa ba? May babatiin pa ba tayo dito? LeBlanc Velasco, ano ba paksa nila sa PBB? Pag-ibig po ang paksa nila. Daryl, nagpapagawa ng fake med cert. Opo, nagpapagawa po ng fake med cert. Alam yan ang mga kapatid. Ay, ay, ay. Oo. Fraud. Yung mag-ano, magli-lead na daw. Yun yung ano, yun yung binababa ng ano, Bohole, pag alimbawa malapit ng SPBB. Sabihin nila na mag-lib na po tayo, sabihan po natin na mag-absent tayo ng 3 araw. Akala nila ganun lang kadali yun. Mag-lib ng 3 araw. Biruin mo yun. So, kung ikaw yung boss, tas alam mong kapatid yun, bullshit yan. Anong may sakit? SPBB nyo eh. Sino doktor mo i-re-report ko? Bawal yun eh sa doktor to issue ano med cert. Na fake? Bawal yun. Fake med cert. Baka ano, hinga ka pa ng laboratory, no? Wala ka pa ng sakit. Although, laboratory, no? Talamak naman yan sa mga employees talaga. Pero iba nagpapabayad, di ba? At least 150. May ibang rilo yun ba, Brock, na gumagawa na, ano? May ganyang inaabot ng hating gabi. Di ba yun? Alam ba? El Shaddai, inuumaga rin yon. O baka hanggang alas 10 lang, parang gano'n. Parang hanggang ano, ano yun? Ano? Anong rin yun? Yung El Shaddai. Ginagabi rin yun eh. Traffic pa nga, di ba? El Shaddai, oo. Alam ko, inaabot din ng hating gabi ngayon kasi nawantay, nakapasyal ako niyan before. Gabi lang din. Pero yung kasi matanda na si Bilarde no, nakita ko nagsalita. Biglang tumanda. Nakakaawa na tingnan si Bilarde ngayon. Para na siyang ano. Para talaga siyang ano yung ano na parang halata mo talaga na ibang-iba na si Bilarde. Parang weirdo na talaga yung ano pagsasalita niya. Kasi sobrang tanda na ni Bilarde eh, nang-ano pa rin eh, nagpe-preside pa rin siya doon sa El Shaddai na gathering nila eh. Pero at least na outlive niya si Best, di ba? Nakakatuwa rin manood sa kanya eh, no? Nakakaaliw. Nanonood ako dun eh. May kikwento tapos sasayaw-sayaw na siya. Pagpatulog ko yan eh nung bata ako. Tapa yun eh. Boneta. Oh, sa PICC ba yun? Ay, ano ba yun? Sa ano nga ba lugar yun? Ano? Amoranto? Amoranto.
Amaranto. Si ano pala yun? Ang Amaranto pala, si ano pala yun, Bukoli? Si Almeida Amaranto. Mm. Si Almeida tapat, naman yun. Si tapatlong nun eh. Tadya may mayroong grandstand doon, di ba? Kabila. Oo, oh, yata. Yung grandstand. Hmm. Ayun. Umulan, umaraw yun. Nandun sila. May napanood akong ano nila eh. Pagtitipon, umuulan eh. Oo, oh, sinan. Nandun pa rin sila, no? Sinalo yung, ano, binaliktad yung payong. Sa uri ng ulan. Yan yung ano niya, trademark ni Bilarde. Na, ano, itaas ang itlog. Saka yung magic panyo. Itaas ang langs. Itlog, ibaliktad ang payong. Oo. Kaya hindi mo masisisi na ano eh, yung mga tulad ni na selectable. Kung bakit ganun siya mag-react. Oo. Oo. Ayun. Uy, naalala ko, Brocoli, grabe yung pagbakbak ni Best dati dyan. Kaya ano, kay Bilarde dati. Kung nakita mo yung mga early ano ni Best na yung nandito pa sa Pilipinas si Best, grabe yung mga pag-atake niya dyan kay Bilarde. Parang, ano, parang grabe yung mga superlative na ano. Ang galit na galit si Best dyan. Tapos ano, ginagaya din ni Best yung pag ano ni ano El Shaddai, yung gumaganon-ganon si Bes ng panyo, ginagaya na yung mga movements ni Bilarde ng mga El Shaddai. Oo. Mm. May pinapakita yata si kasi Ate binibenta Pech, daw yung panyo. Nag-drawing siya ng broccoli sa Intergalactic. Ang cute naman, Ate Pech. Galing-galing. Ang galing, parang blurred ba yung ano? Yung galaxy sa likod? Paano mo na-blur yan? Ano? Tools? Ito? Itong mga nandito? Ayos. Ang ganda. Salamat sa juice. Dapat meron siyang picture. Talentado. Ano daw ang Artist Guild? So ano? Pagka FND, pag pesta ng Diyos, pwede ka maggawa ng mga ano. Nako, mahirap maging artist guild sa maliit na lokal. Gastos mo yung decor, wala namang binabudget sa decor eh. Sila-sila lang din gumagastos ng ano, materyales. Ang gastos kaya ngayon yung pesta ng Diyos nila na yan, na may mga float, parade. Imagine mo ginagawa nila yan, 4 times a year. Di ba sa piyesta ng Katoliko, once a year lang yun? Year. Hmm. Sa ano, MCGI, 4 times a week, a year. So, imagine mong gastos yan. Kasama kasi yan eh, sa isang religion kasi, you have to have activities to keep them busy. Kasi kung wala kang ano, mga ganyang program, wala. Antokin yung mga yan. Tatama rin dumalo. So kung may mga ganyan, gumagawa ng ribbons. Dati di ba, sa pasalamat sa palit, gagawa pa na kayo ng yung nilagay sa dibdib na ribbons. Ayun. Bising-bising yung mga choir doon, mga district choir. Dati uso yun. Dati ginuglugan pa yun. Dati diba? Uso yun. Uso yun dati yung pinidikit sa ano, hindi din sa dibdib na ano, na ribbon. Salamat. Diba, celebra, di ba? Yan ang uso ngayon. Tapos, nag-evolve yan, Rokoli, ano, ginawa yung, ano, yung plastic na, yung pin, anong tawag nga ba? Yung pin na, ano, ay, bilog. Tinutusok na. Pin. Thumb. Ah, tawag na, sakal. Pin, oo. Ginawa ng ganun kasi pinagkakita din. Kasi parang ginawa na rin. Binibili na lang. Ano yun eh, yung parang binibenta na rin sa palit yun. Tepet, send mo sa akin ha. Ba, may mga polo shirt. Natin. Aha. Okay. Sige, Toby. Di ba may mga polo shirt pang binibenta nun? Pagka SPB. Alam ko meron eh. Kahit yung mga event na IYC. Mm. Alam ko meron eh. Copy. Ano? Kung ano-ano.
Lahat na lang meron to keep them occupied. Kasi pag hindi ka na occupied, makakapag-research ka sa iba. Baka magising ka pa. Di ba? So, dapat, ano? Tutok ang tawag pala nun, Bokoli, button pin. Button pin. Ah. Button pin pala ang tawag din. Button pin. Yeah. Oo, oh, nag-evolve na. Button pins na. Yes, dati mano-mano pa. Ginuglugan pa. Tinutulungan ko pa yung ex ko dati. Ginuglugan pa. Ayun lang. Nakatuwa lang. Okay. Yung pag-drawing ni Ate Pechay, pwede siyang gumawa ng Patreon account. Kahit ikaw, Brooks. Parang yung mga exclusives. Tapos papa membership mo sa mga ano. Pagkagawa ka ng mga membership. Bawa, ganyan, art. Makikita mo yung mga exclusive art kapag nag-subscribe ka doon sa Patreon. Alam mo yung website na yun, Brooks? Hindi. Alam ko yung Patreon, pero... Specific. Oh, yun, yung Patreon. Ah, okay. Pwede mong pagkakitaan yun. Income. Di ba nag-business ka yun? Oh, hindi, si Ate Petch ang marunong mag-drawing. So, Ate Petch, oh, extra income, oh. Patreon. By request. Pa-drawing sila sa'yo. Hindi, idea lang. Ayan. Sabi ni Bio Web, napaka high-tech naman ni Ate Petch. Pinagpala. Papuri sa Panginoon, kanta ni El Shaddai. Nakakatawa talaga yan, MC Jokers. Ayun. Okay. So, eto, hello muna kay Maria. Ayan, niretract niya yung message niya. Daryl, hello. Sige, so yung topic natin tonight, wala kasi yung maisip kanina. Ang daming tao sa Facebook, ha? 20. Sa YouTube, 35. So, social media, ano, ang topic natin, may nilagay ko? Life on social media. Ayan. Kuya Del, anya ka ba? Yes. So, kasi parang dalawa yung buhay natin eh. Isang real life and social media naman. Ayan. Welcome back kay Sis Unsatisfied. Ayan. So, ito, tanongin mo na si Kuya Adel. Dalawa ba yung personalities mo? Isa bang totoo at isang pang social media lang? Malamang, iba nga pangalan mo. Ikaw nga si Kuya Adel. Dalawa sa social media, yung personal na, no? Oo. So, parang nag-shift ka. Switch. Ako si ganito sa real life, tapos pag bukas ko ng cellphone ko, ako na si Kuya Adel. Hello? Depende saan. Paano ba? Parang ano lang yun. Parang same lang. Eh. Parang normal na lang sa akin. I don't know kung si-ship ba ako or something. hindi ko ma-distinguish. Eh. Pero ang isa... Ay, ewan ko kasi passion ko na yan eh. Parang noon pa. Talaga? Parang walang na, difference? Nasa, parang wala eh. Hindi ako yung... Parang normal na kasi sa akin eh. Matagal ko na rin kasing ginagawa yung mga ganyan. Alam mo naman, di ba, yung field ko. So, hindi ko na masyadong kailangan i-elaborate. Masyado pa. Talaga? Parang pero somehow, may difference pa din. Na pag ano mo ng cellphone, ako yung ano critic ng MCGI. After nun, normal yung buhay mo. Pagpatay mo ng phone mo. So somehow, nag-shift din. Slight, ganun. Pero when it comes kasi dun sa ano, sa the way ng ginagawa natin, let's say, may mga issues na kailangan i-expose, diba? So, gumagawa tayo ng mga, ano, ng mga investigations, gumagawa tayo ng mga validations sa mga
evidences and issues. So mostly common na rin kasi ginagawa ko yun before. So talaga? Hindi ko na lang i-elaborate broccoli, pero alam mo naman. So kumbaga, mahirap yan. Na-incorporate mo na siya, napagsama mo na. Oh, parang yabi ko nga sa'yo, di ba, na mas na-hype ako at mas na-ano ko, na-excite ako pag may bagong cheese. Pag may bagong issue, parang hindi ako makatulog pag hindi ko nabubusis. Pagaya kanina, di ba, may sinunod ako sa'yo. Oo, oh, matindi yan. Pucha. Pag lumabas yan. Patindi yun. Confirm eh. Confirm talaga eh. Sa pala yun. Tinanong ko yung isang kapatid eh. Pag send ko pa lang sa kanya. Siya. Wala akong minabagot na name. Siya daw. Tataka siya bakit daw ano. At ganun daw itsura. Sabi ko, saka ako nang sasabihin. Basta, ano, nininegotiate pa natin doon sa sources. So mga ganun ba? Sa, ano na yung kumbaga, pagka kasi ano, like for example, sa sitwasyon ng broccoli mo, naiintindihan kita eh, na uumay ka, di ba, sabi mo. Kasi hindi naman yun yung film mo before eh. Diba? Out of nowhere, biglang boom. Ganun na nangyari na, teka muna, parang lumaki ng ganito. No. Kasi nung umpisa, nung pinakinggan kita, parang ano ka lang eh. Boring ka lang, wala ka lang magawa. Gusto mo lang, diba? Parang gusto mo lang magsalita about SGI. Hindi mo naman, ina-expect mo ba na lalawak ng ganito to? Hindi. Hindi yun, diba? Lang ako. Diba? Pero, yun. Kaya nga, di ako magtataka na nakakaramdam ka ng ganun. Kasi from the start, hindi naman talaga yun yung field mo, passion mo. Diba? Saka lalo na pag nakakaranas ka ng pambabash, panglalae. So, di ka sanay doon. Eh, ako sanay ako doon. Kumpaka, na-experience ko na kasi yan eh before. Parang nagpapabuhay ng dugo mo, no? Pag may bago. Pag, the more you hate, oo, the pagka, more you love. Parang. It's a part of ano yun, di ba? Parang, ano yun, nakaka-excite kasi pag nag-discover mo yung mga bagay na ano, na hindi mo alam. Then later on, na ipapaunawa mo sa iba na parang yung kay Bes, di ba? Na lalaman niya yung ika yung hiwaga. Na, eh, excited siya, di ba? Diba sa Biblia. Sa akin naman, mga chismis naman. Nalalaman natin yung mga chismis, yung hiwaga ng chismis. But anyway, hindi naman, ano, sarcasm lang yung chismis na sinasabi natin. But, hindi naman tayong lalabas ng mga chismis na issue talaga, no? May mga chismak sila. Kundi, may mga supporting, ano yan, evidences. Kasi, hindi biro yung mga allegations against MCGI, ano? Considering, malaking organizations na rin sila, diba? Ang pinanggalingan natin. And anytime, pwede silang mag take ng action against us, di ba? If they want to. Pero, kaya nga we are very careful, di ba? Maglabas ng mga issues na hindi validated at mga libelous. So, iniwasan natin. Kasi, alam mo naman, broccoli, na-file na rin tayo ng libel before. Talaga. Alam mo naman yan, nakita ko. Diba, nabanggit ko na sa'yo before? Oh, yata. Hindi ko maalala. Short-term memory. Alam lang.
Pero dahil na hindi, obviously, malaya pa rin si Adele, nanalo siya. Ayun. So, teka lang. Kuya Adele, so, kasi may nagko-comment dito, alter ego daw tawag doon. Alter account. So, yung social media account mo, nagbibigay sa iyo na excitement. Kesa doon sa, hindi eh, parang sabi mo, parang pareho lang eh, no? Sa amin kasi, mas exciting may iba akong tawag. Online. Okay. May iba akong tawag. Ang tawag dyan ay, ano, compartmentalization, which is we're all capable of. Yung ability, compartmentalization is yung ability ng tao na ipaghiwalay yung iba't ibang aspect ng or sides ng buhay nila. Like, simple like work life or personal life, ganyan. Sa mga celebrity, mga yung public life nila versus doon sa kanilang personal and private. Parang nag-iiba yung personality nila when they go into one compartment of their personality. Parang ganyan din yan eh. Yung MCEI, nagko-compartmentalize din yan sila eh. Kung kahit di nila aminin. Kasi, kapag ginamit nila yung, nakaput on yung MCEI personality always, magiging weirdo eh. Kaya nga, nagkakaroon sila ng topic na huwag ikahiya. Kasi nga, deep inside, nakakahiya yung ibang practices. Kaya kailangan nilang itago. Di ba? Kaya nga meron silang not intended for broadcast. Eh. Kasi meron talaga na hindi dapat ilitaw dahil kahiya-hiya. Kahit di nila aminin. Pero yun nga, nagdo-double life din sila in a way. Ganon, nagko-compartmentalize din sila. Ganon. Oo nga, no? I-imagine ko, it's like a hat. You put on a hat kung depende kung sinong kasama mo. Yung friends mo, iba yung hat mo. Pag nasa church ka, iba yung suot mo. No? Nag-a-adapt ka eh, no? Kung sinong kasama mo. Okay. Sige, ituloy mo na, Ate Pech. So, ikaw, yung personality na Ate Pech ay, ano yun? Does it excite you or what? Ate Pech. In a way, yeah. Parang may yung Ate Pechay, parang isang ano malayang persona na ano na she can say what she thinks and you know do whatever. Pero hindi ko naman sinasabi na masama yung ano yung laging conceal yung isang aspect ng buhay mo. Meron lang talaga mga bagay na hindi mo pa ready ihayag sa buong mundo or hindi ka nila mauunawaan kasi alam mo sa work malay ba nila sa background na pinagdaanan ko. Wala naman silang malay na galing ako ng kulto eh, na ako'y nasa umo-online, ako'y si Ate Pech ay wala eh. And they probably won't be interested kung sabihin ko man sa nila. So, hindi ko pinuput on yung personality na yon para lang akong ordinaryong ano, worker sa hospital. Ganon. So, hindi ko rin, pumupunta ako sa personality ni Ate Pechay pagka gusto kong i-heal yung part na na-damage sa akin. Yun lang naman silbi ni Ate Pechay. Maybe in the future mawawala din siya, makakalimutan ko na rin ganyan. I don't know, or mababalikan ko na lang as memories. Ganon.
Yes, oo. Kasi sabi nila, be authentic daw. Authentic sa social media. Sabi ko naman, parang mahirap gawin yon. Kasi iba nga talaga. Pag nagpaka-authentic ka na, yung hinahanap nilang authenticity, well, be prepared sa mga critics mo. Kasi yun lang naman consequences nun eh. Na ano, pagka inilabas mo lahat, syempre hindi lahat mag-agree sa'yo, then you should be conscious or aware na yung mga marireceive mong backlash, ganyan, it's just the consequences of your actions. Ganun lang naman yun. Mm-mm. Saka kung sino makakarinig. Kasi one time nag-post ako about kay God sa Broccoli TV, tapos naka-follow pala sa akin yung mother-in-law ko. And then, kasama ko siya. Tapos naka-loudspeaker siya, naririnig ko, piniplay niya yung sabi ko about God. Eh, ano siya eh, Catholic na sarado, kandado. Sabi ko, Nay, huwag niyo pong pakinggan yan. Sabi ko. So, iba yung pagkakilala niya sa akin versus dun sa online kong personality. Ayun lang, nakakatawa. Okay. Sino pang gusto mong mag-ano dyan? Nandito si Peculiar. Oh. Hello, Pex. Brad Alvin. Good morning. MM Channel. Ayan. Maraming natutuwa sa topic natin. We're all capable. Iba-iba lang ang label. Sabi ni Pex. I like how Ate Pechay is so woke. Adaptive talaga ang tao. Sabi ni JM. Sige. Sino pa yung may ano dyan? Alter ego. Clancy. Ah, sige, si ano muna? Vlogcaster. Wait lang, Clancy. Sige, vlogcaster. Yun. Shout out ko lang si Brad, Brad Jojo. Pinadalang ko ng WhatsApp nung link nung Kuya Adel tsaka ng Reddit. Welcome po. Sino yan? Basura daw eh, basura. taga dito sa lugar namin. Mm. Pinakalaan mo ah. Hindi, hindi ko sinabi apelido niya. Brad Jojo lang. GS. Basura GS? Na, pero sure boy. Anong feedback? Pabalikan niya yung basura na yun. May feedback, nainis sa akin eh. Send ko mamaya kay Broccoli yung ano. Nainis sa akin, nagpapadala ako sa kanya ng basura. Pero yung kapatid na yun kasi, may lamat na yun eh. Kaya alam ko ako baga alam mo yun, parang nilalabanan pa niya. Yun lang. Maganda yung topic, tol. Salamat sa juice. That's it. Bye. Yun lang. Bira ka. Eh, yung vlogcaster mo. Hindi. Umalis. Sige, hello. Hindi kay... umalis. Oo nga eh. Interviewin ko pa siya. Hello kay Brad Spinach. Nagtatampo eh. Hello. Utol, sabi niya. Okay. Sinong may gusto? Ay, si ano? Clancy. Sige. Si Clancy is a character ng cartoons to eh. Sige. Good evening, mga hintiri. Mahina. Ano ba yung usapan? Yung alter ego mo, yung okay, life ba? On social media. Ah, sa social, alter ego, same lang din naman. Marami lang ano, not necessarily alter ego, pero different personas depende sa mga kausap mo. Kasi marami rin akong circle of friends, iba-iba eh. So, depende sa information na alam nila, hindi ko naman i-spill yung ano, magmumukha lang akong weird doon sa iba na iba yung information na alam gaya sa amin. Halimbawa, si Dana, pag magkausap kami lang nagkakaintindihan, hindi na namin nilalabas sa iba. Ganun. Mm-hmm. So, yung mga friends ko na mga dirtbags, iba rin yung usapan namin. Iba rin dun sa mga nasa tech. So, nag-iiba ka lang. Iba rin sa family. Diba? So, different, not necessarily alter ego, but persona siguro. Yun. Mm. So, normal pero lang. Pero same din eh. Kung ano yung sa social, ganun din sa in-person. Nag-iiba lang. Ah, talaga? Depende dun sa kausap mo. Hmm. Kasi as much as possible, ayaw kong sinesensor yung sarili ko. Pero kasi pag nag-post ka sa social, public yun eh. So, nililimitahan mo rin kung ano yung
sinasabi mo to minimize misunderstandings or conflicts. Kasi ano eh, parang hassle pa mag-explain. Diba? Mas, kaya mas maganda in person eh. Hindi nakikinig yung ibang tao, dalawa lang kayo mukhaan po, or by group. So, hindi mo kailangan i-explain. Sa social public, yung pwede pang general. So, yun yung sasabihin mo doon. In order na, like, halimbawa, ganito, may group ako sa Instagram, may group kami doon na puros meme. Araw-araw yun, puros meme lang yung mga ano namin. Saka mga dark humor. Hindi ko pinopost yun sa ano ko, sa Facebook. Kasi nga, ano eh, alam mo yun, ipapa-explain mo pa sa ano mo. Tatanong yes, nila, ibig sabihin nun, mga magulang. So, that's why there are groups. May mga group ako. Yes. Tapos may group din ako nung ano, eto, sa support group. Hindi ko na binubuksan to sa ibang mga kaibigan na hindi naman nila maintindihan. Unless may mag-open tungkol sa cults. Interesting topic. So, ino-open ko rin. Things like that. Marami, basta ano, lawakan nyo yung ano nyo, yung group of circles nyo, group of friends. Mag-travel kayo para yung horizons ng mga ano nyo, lumawak. Kasi pag nasa isang lugar ka lang, parang isang page lang yung binabasa mo yun, lawak-lawak ng ano, even sa Pilipinas. So, meet other people para makita mo yung perspective. And mas maganda mukhaan talaga yung usapan. Clancy, kasi authenticity yung pinag-usapan natin. Are you authentic? Like, kasi usually ang pinopost sa social media is yung mga magandang bagay. Yung proud of ka. Do you also post things na hindi ka proud of? Mga problema mo? Hindi. Hindi, no? Ayoko nang hatakin yung iba. Ayoko nang hatakin yung iba sa ano eh. Ang sinasabi nila ay curated lang yung pinopost mo. Ganun naman talaga, eh, para to spread positivity, but not necessarily na tinatago mo yung negative. Kasi huwag mo nang idama yung iba sa ano, dami ng negativity. Kasi ang trigger sa social, even sa news, di ba, ang mabenta lagi negative eh. Huwag mo nang dagdagan. Pero kung kailangan mo ng kausap siguro, parang cry for help, post mo. Intindihan ko naman yung mga ganun. Diba? Oo nga, no? Not necessarily to brag na puro positive lang yung pinopost mo, but isipin mo lang na parang achievements mo kung positive man yung pinost. Not necessarily na sinesensor mo lang, ano, hindi mo naman kailangan lahat i-share. Maganda na, ano, meron pa rin, ano, yun, meron, may rule, may isang circle of friends nga kami na may rule kami, lalabas kami, kakain, pag nasa mesa kami, lahat daw ng phone. Walang mag-phone. Parang rude sa amin yun. Pero sa iba, hindi. Pero hindi ko naman pinupush yun kasi ibang group yun eh. Alam mo yun? So, nag-iiba yung ano mo. Persona mo in a way. Ina-adjust mo depende sa mga group of friends na kasama. Nice. Oo. Yep. Kasi napagkakamalan minsan, mayabang yan. Tingnan mo, mga pinopost, puro ano niya, achievements niya, kung anong meron siya, bagong kotse niya, kung saan siya nagpunta, puro yabang. Yun pala, hindi mo pinopost yung mga problems mo kasi ayaw mo rin silang ma-drag down, di ba? So parang to motivate na rin sa kanila na, oh, ako nag-travel ako, baka naman ikaw din pwede kang mag-travel. Hindi sa nagyayabang ka. Di ba? Oo, baka hindi naman, huwag mo isipin lagi para sa'yo yun, baka para sa family lang. Kasi, subukan ko rin yun eh, parang 2 years akong ano, nagpo-post, wala akong picture. Ano, sinabihan ako, bakit wala ka picture? Oo nga, no? Dahil lang pinapost mo. Eh. Baka ano, may hindi ako sa ano eh, landscape. Yung landscape, lahat, mga tao na nami-meet ko, pero personal ko, yun ang hinahanap ng family ko. Wala ka man lang picture, hindi ka man lang namin makita. So, kumukuha na rin ako ng ano, hindi naman para sa vain, pero kasi minsan makakalimutan mo rin yung ano eh, parang take pictures because ano, you want to remember. Kasi minsan, ganun din yung nakikita ko, ay oo nga, no, nagpunta ako dito, nakalimutan ko na. Okay din yan, hindi naman for vanity or what. Okay din yan, kumuha ka ng picture mo of yourself.
At least yung profile pic mo. Sana mukha mo. Minsan kasi bundok eh. Di ba? Okay. Saka ako nagpo-post ng ano eh, profile pic na bago eh. Kasi nag-happy birthday lagi. Parang ano namin yun. Pag may mga tropa, yung mga main friends ko, pag may nag-post ng bagong profile pic, binabati namin ng happy birthday. Tapos ano yun, chain reaction, lahat magbabati kahit hindi niya birthday. Okay, mga ganun. Na nawawala-wala ka, Clancy. Nawawala, sorry. Oo nga, no? Pag may birthday, kahit di mo birthday, magsusunod-sunuran na yan, nakiki-happy birthday ka na rin. Kulit sa social media yan. Ay, naka. Sige. Sige, thank you, Clancy. Sino ba nandito? Toby, eto si Toby, na-stress to eh. Toby, good morning. Di ba na-stress ka sa social media at one point? Hindi, something ano yun, personal pangyayari sa buhay. Parang ano. Okay. Pagka ganun, ayaw mo munang i-involve sarili mo online, gano'n. Parang wala ka sa mood, gano'n. Alam mo yun. Saka stressful din yung mga groups na ano. Mga religious groups. Bardagol. Usually, hindi ko rin pinapansin yung kung ano man, may mga arguments dun, di ba? Kasi may choice ka naman na hindi makisali. Dagdag lang yan sa isipin mo. Halimbawa, nasa work ka. Sasali ka sa mga arguments na gano'n. May kita mo, mga 1 hour, 2 hours sa work, hindi mo nagagawa yung trabaho mo, di ba? Yun ang ano nga lang, hirap sa ano social media. Parang ano kasi yan eh. Pinoprogram ka to engage. Yun ang ano nga lang sa social media. Pero issue sa trabaho. Pag ano, pagka, yun nga, nawawala yung focus mo. Lahat naman ang bagay eh. Pagka may iba kang pinagkakabalan kaysa dun sa responsibilities mo. Di talaga nga yun. Parang waste of time nga talaga. Okay. So, itong Toby, it's not Toby pangalan mo, di ba? Hindi. Toby Balagtas is, ano, your alter ego. Pero ano yan eh, alter ego na, hindi ko rin alam kung ano yung character niya eh. Parang ano? Ikaw rin parang yung gagawa. Parang random offshoot. Oo. Parang siyang mirror, ganun. Parallel ng sarili ko. Siyempre, hindi ko po provide naman dyan yung mga personal details ko. Actually, may mga details nga ako binigay dito sa podcast na ina-alter ko rin eh. For ano din, safety and protection, ganyan. Pero ano, yun nga, sabi ko, hindi ko rin alam kung ano talaga yung character ko. Sabi ko kasi, kung meron akong specific character talaga, pwede mo siyang gawa ng profit eh. Ikaw, Prox, ano ka, YouTuber ka eh. Ang ano mo talaga, ang character mo talaga before, isa ka sa mga YouTubers na gumagawa ng mga how-tos, gano'n. Inaano ko nga si Brock dati yun eh. Sabi ko, what if, ano, hindi mo naman bibitawan yung mga ganitong podcast, pero gumawa ka rin ng mga videos uli na gano'n. Halimbawa, bili ka ng 13,000 na Jordans, tapos review mo lang. Pwede. Di ba? Kaso, bumili ka ng 13,000 na Jordans para pag-review lang. Kaya lang magkakahalo-halo kasi yung content. Pero pwede naman din. Eh, ano, expanding your audience. Okay. So, mahirap talagang maging authentic online, no? Oo, kasi... May pinaprotektahan ka rin kasing information like yung family mo, di ba? Di ba, kaya tinan mo ang Twitter, di ba? Ang impression ng karamihan dyan, kahit marami na-engage, successful daw yun, eh. Kasi... Ang ano yun eh, kumbaga, compare mo sa Facebook, sa Instagram, mas marami yung mga arguments dyan. Konting kibot ng mga tao, na-engage sila sa mga arguments, ganyan. Makikita mo yan eh. Magpumindot ka lang na random na trending topic. Kita mo. Kahit di mo alam yung patukol sa yung topic, ano, dami nag-a-argue. Parang nagre-reflect yung ano natin eh, side ng humanity. Yun. Okay. Sige. Thank you, Toby.
So, sis unsatisfied kanina, naging ano. Sis! Sabihin ko sana, no, kung nawawala-wala ka ako si Clancy, eh. Napansin ko rin pala. Yun lang yung sabihin ko. Hindi, sagutin ko rin yung ano mo, ha. Sa akin naman, parang, parang iba. Kasi, yung talaga nakakakilala sa akin, yung nakita yung mukha ko, alam yung pangalan ko, alam lahat sa akin, Facebook ko, personal Facebook ko. Ano eh, hindi ko, paano ba sabihin yung, pinapost ko doon yung mga achievements ko, yung masasayang bagay, yun. Yung, may mga bagay na hindi ko masabi sa mga taong, katulad ng, hindi ko masabi ng tunay na nararamdaman ko sa mga taong nakakilala sa akin ng totoo. Yun ang naging issue ko. Yun ang issue ko ngayon. Ngayon, first time ko lang sumali sa ganito, no? Nung pagsali ko dito, marami akong, may nakilala akong, nakilala ko yung sarili ko, no? May nakilala akong mga tao na parang doon ko nakita yung ano ko, doon ko nakikita yung, ito pala ako. Ganon yung nangyari sa akin, doon experience ko dito. Tulad ng halimbawa yung na-realize ko na nasa agnostic side ako, hindi ko masabi yun sa asawa ko. Kasi alam mo na may asawa ko na talagang born again sila, Bible, ganyan lahat-lahat. So yun, isa yun sa mga hindi ko masabi sa mga taong totoong nakakilala sa akin. Dito, nung nag-join ako sa inyo, parang nag-iba ko. Nag-iba ko in a way na mas nakikilala ko yung sarili ko ngayon. Kaya yung character na ginagamit ko ngayon, yun ako. Yun ang ano, na yun yung tunay na ako. Nasasabi ko lahat ng gusto ko, na-express ko yung mga gusto ko sabihin. Lahat ng nararamdaman ko, na-open ko. Yung opinion ko, nasasabi ko din, parang mas ano sa akin yung mas nakatago o yung tunay na ako, doon ko nalalabas yung sariling, nahirap ako express, doon ko nalalabas yung tunay na ako. Yun ang ano ko. Sa, wala kasi, napaka-routine kasi ng buhay ko eh. So, ano yun, family, work. Tapos ngayon, nakakuha ko ng bagong experience sa buhay na, mas parang na-enhance ako. Tapos, same time sa mga, yun, may mga nakilala ako na mas natutulungan ako na, na-improve ako, yung paningin ko, paniniwala ko, nagbabago. Tapos yun ang issue ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kung paano ko i-express yung sarili niya ko sa mga taong nakakilala talaga sa akin. Yun. Magulo, baligtad, eh. Baligtad. Magulo. Mas authentic ka sa social media. Sa online. No, I don't wanna see social media. Dito sa podcast. Kasi sa, sa Facebook, sa tunay na Facebook ko or sa ibang social accounts. Like what I said, yung mga ano lang, yung mga gandang bagay lang yung kita nila sa akin, achievements, masaya, ganun. Pero yung tunay na talaga nararamdaman ko, parang dito ko nasasabi. Hindi mo ma-share doon eh, no? Ang gulo eh, no? Pasensya ibang na. Audience. Hindi mo kasi sila audience. So pag nandito ka, pare-pareho tayo dito. May similarities ang pinagdaanan. Okay. Sige. Thank you, sis. Ate Pech, may nasabi nga? Tingin ko mas authentic talaga yung personality na nasa social media, na kung saan yung mas malaya kang nakakapagsalita. Kung alin yung personality na mas malaya yung nasasabi mo, yun ang authentic na lumalabas. Oo, yun talaga yun talaga ikaw. Kung alin yung malaya mong nasasabi, yun talaga ikaw. Oo. Tama. Oh, as strange as it is, mas authentic nga yun sa online. weird pero true. Okay, sino ba nandito? Badlon, gusto mo ba mag-share? Gising ka pa? Tulog na yata. Sige, tulog na to. Badlon, last call.
Wala. Tulog na. Jake, gusto mo mag-share? May ano ka? Mic ka? Inagaw na si Elon. Okay. So, boundaries. Siyempre, may, we have to set boundaries, no? Ano yung masabi niyong sa social media, eh, nakalampas na ng boundary na, oops, hindi na to tama. Ganun. Sige nga, Kuya Del. What's your boundary? Ano na? Yung boundary mo, ano yung sinet mong boundary? Na pag nag-cross the line sila, oh, hindi na to tama. Ay, yung mga, ano, mga bashers? Hmm, anong limit mo sa social media? Pagka personal life mo, hindi, personal life mo, inaano na nila, pinopost na nila yung, ano, personal life mo. Na, sa, na, na-open ka na ba daw? Expected ko na kasi yun. Tsaka, even before, nangyari na sa akin. Tanggap mo na. Mas matindi yung dinaan ng mga dinaan ko dati, bro. Ang galing mo. Matindi yung dinaan ko dati. Wala ito sa MCG. Wala. Yung mga, di ko lang kasi masyado, di ko lang pwede kasi yan. I-brought out lahat na. Pero, wala yan. Ito sa MCG na to. Wala yan. Tinatuan. Naglilibang lang yan. Naglilibang ka lang eh sa yung CDI eh. Ginagawa mo lang hobby. Oo, oh, wala yan. Yung sabi mo si mga, basta yung pinagdaanan ko na ano, before na mas matitindi pa yon mga tinitira ko mga ano eh. Walang basta ano eh. So baga ito yung sila KDR na turuan. Meron pa yan, may reservation pa yan. Alam mo hindi gagawa ng worst, di ba? Kahit pa paano, tansyado mo. Eh. Ay, yung mga nakabangga natin, nakabangga ako before, talagang ano yun, tirado. Sabi ko nga sa'yo, naroon experience ko, sinurveillance pa ako before. Na ano eh, papanggap na client, tapos bigla akong kinorner yung pala ano isa sa mga tinamaan isa sa mga okay. Alagot tinamaan kinonfirm yung name ko kung ako daw ganun. Yung pala hindi pala client po siya sinurveillance pala ako sa loob yung mga ganong cases o mga ano na yun baga dumaan na ako sa ganun ako. Kaya parang nakikinig si ano na Boy Resty Boy yari ka Tsaka yung kumbaga naubos na yung ano ko yun yung anxiety na ano naramdaman mo na ma-file lang ka ng case libel first time mo ma-experience tataas yung anxiety mo diba tas yung pressure nandun doon. Pero pangalawa, pangatlo, wala na yun. Para alam mo na gagawin mo. Kung ba nakakondisyon na yung isip mo na alam mo na gagawin mo, diba? Okay. Especially yung family mo. Pagka narinig nila, oh, parang mainit kayo sa social media, layo-layo ka muna siguro. Walang nagaganon sa'yo. Yung kasi ang sa akin kasi, ano eh, yun naman din ang kagandahan sa akin. Kaya depende talaga sa tao yun. Let's say, especially kung ikaw, ano, family-oriented kang tao, no? At attached ka sa family mo, makaka-apekto yun. Yung ganyang style ng, ano, bumabanat ka sa social media, makaka-apekto. Kasi, ako kasi, ano, independent na ako. Wala nang maanib ako sa MCGI, hiwalay na ako sa family. 18 years old. Kumbaga, so sanay ako mag-isa. So walang close family na nasa paligid ko ba. Hindi ako attached unlike
sa'yo, di ba? Parang ano, talagang nandiyan dyan sa tabi mo, di ba? So may issues lang. At bumulong lang yung mahal mo sa buhay. Apektado nga na, di ba? Siyempre, i-consider mo yun. Yun ang kaibahan sa atin, di ba? Sa akin, walang ganun. So. Kaya, Del, ibig sabihin, parang yung mga napapanood ko sa mga movies na ano, yung mga pag ano, I have nothing to lose. Ano man yung sasabihin ko. All in si Kuya Del. Brief lang yung dala niya sa lokal eh. Parang ganon. Naku, patakot na kaya. Kaya mga kahit na mga identify nila ako sino or what, alam naman nila yun. Alam naman na nila yun. Kumbaga nating tulos, wala silang mapapala sa akin, wala silang ano. Sila ang, and once they file case against me, sila lang din ang malalanta, di ba? Oo nga, matindi. Sila lang din ang ano, kakaproblema. Kasi mabubunyag sila lahat. Tama yung ano mo sa profile mo, palaban sa kulto. Grabe. Naisip ko sa'yo, ikaw si Liam Neeson, yung Taken. I will find you. And I will. Yung mga ganun. Ako naman po, sa tingin ko sa kanya, para siyang si ano, si Keanu Reeves, yung sa John Wick. John Wick? Nako. Nawala na lahat sa kanya. Yun. All in din si John Wick. Baga, so tayo Broccoli, ang ating lang namang lagi sinasabi, issue lang, hindi tao. Walang personalan, di ba? Kung bonding si Daniel Rason, wala tayong pakialam doon. Kung bading si Brad Ely, we don't care kung bading siya. No? And we're not against on ano sa mga bading, ano? At hindi tayo nagdi-discriminate ng mga ano ng mga LGBTQ. So sa atin issue lang, kung issue doon focus na tayo dun sa issue, diba? 'Yun ang dapat sagutin, di ba? Aral at issue na umuusbong diyan sa MCGI. Diba? Kaya lang may mga actually may mga ano nga may mga personal things na sinesend nga sa atin, bro. Holy, hindi naman natin nilalabas lahat, diba? Pagkaalam natin medyo personal masyado at hindi naman na related sa issues, hindi na natin nilalabas. Minixend pa nga sa akin. Scandal nung isang kapatid na choir. Doon sa, uy, ano, sa... ano naman kinalaman nun sa issue? Diba? Yun din natin nilalabas yun kasi kawawa naman yung kapatid, di ba? Kapatid na choir, na sis? May nudes? Ah, tag doon? May clips? Scandal. Nudes talaga. Ay, sorry. Kaya Del, PM sent, ha? Kaya Del, hindi maganda yan, ha? Where's the moral, ha? Where's the full video? Hindi rin naman, bro, eh. For educational purposes. Mga marites talaga. Pero ito pinaka-humili, mas matindi. Yung sinasabing matagal na yun, actually, nakarambuan pa yun. Pero hindi ko lang tiyalabas kasi wala namang no bearing. Parang, ilalabas naman natin dahil para panira sa MCGI dahil yung mga members naman. Well, hindi yan ano eh. Hindi naman yun mag-bearing sa pamunuan. Dahil dahil kahit sino pwede magkamali. Diba? Ano even yun? Us. Diba? Below the belt yun na sisirain yung buhay ng kapatid. Parang ano, throwing stones on the low hanging fruit. Ganun. Oh, wag na ilabas yan. Ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo, hindi sa mga pamunuan sa dakong kaitaasan. Kaya din. Oo, hindi lamang sa lamang dugo.
Ganun. Pero ano, may ibang tao may hawak niyan. Mag-advise ka na pag lumabas siya, hindi ikaw 'yon. Kasi may hindi ikaw ang originally may hawak ng video na 'yon. Scandal. Baka lang mapagbintangan ka, concerned lang ako. Oh, pero hindi naman ano, hindi naman sa official page natin. Tsaka ano, mahirap naman nila i-prove yan kung ano, kung lumabas sa ibang mga fake account. Kasi ako yung nag-upload, lumabas sa ibang fake account. Pero paano mo i-prove sa court yun na sa akin galing? Mahirap i-prove yan sa court. Mahirap i-prove yan. Unless merong nakakaalam na galing sa akin. Diba? Kailangan mong i-ano yun. I-present yung witness para i-establish yung fake account na nag-upload. Pero nahihirap yun. Ganun kadali. Okay. So ano yung boundary mo? Halimbawa, pagka may demandahan na ba, that's the time na titigil ka na? O pag may nasaktan na, ganun. Ano yung boundary mo, Kuya Dal? Kung sa issue, kung demandaan doon sa issue, kasi bawal mo nang itakin yun. Yung issue na yun. Pag may gag order na, doon ka lang titigil. Eh, wala namang ano eh, wala namang sa freedom of speech, wala namang po pwedeng pag ano sa'yo, pumigil sa'yo, unless doon sa certain issues, like, about doon sa issue ng alam, rape case, di ba? O kinasuhan ka ng libel about doon sa issue na yun, ng rape case about dito sa isang certain person. O pagka nasa korte na yan, bawal nang itakin yan. Bawal pag-usapan sa area. Bawal ka magbigay ng any statement yan pagka gumugulo na yung case. May ano yun eh, may exact term yan. Siguro Kuya Adel, ang tanong ni Brox, kung ano yung boundary, like halimbawa, may death threat na sa personal mo account or ano, hindi ka pa rin. Hindi, marami na akong threat may before, threat tol, wala na sa akong yung threat, tol. Nako, yari kayo kay Kuya Adel. Wala na sa akong yung threat. Wala na si Kuya Adel, wala nang kinatatakutan. John Wick na to. Or taken. Baka ano, baka Kuya Adel may private army ka din. Secret. Sabi ni ano, si Brad Dami, bibisitahin ka namin sa jail. Nasa prison ministry kami, Kuya. O, meron tayong dadalawin ka namin. Ako'y nabilanggo. Ako'y inyong dinalaw. Sasali ka pa rin sa podcast, ha? Pag nasa jail ka. Live from ano, Bilibid. ayan. Okay, grabe. Alright. Walang reservation si Kuya Adel. Nakakatakot na to. Okay, hindi. Pero ano, how about yung mental health mo? Pag dumating ba sa point na it screws up your mind? O darating ka ba doon sa ganung point? Hindi. Ano, paano yung ano, yung apektado na yung mental health mo? Parang paano ba explain yan? Sino bang gusto mong mag-explain na? Kasi may ganun eh, yung hindi na healthy. Na parang hindi na healthy. Yung ginagawa mo, ba buong buhay mo na puro MCGI ginagawa mo, wala ka na magawang ibang bagay. Parang OCD. Unhealthy na 'yon. Explain nyo nga, hindi ko na-explain. Pag passion mo kasi, hindi mo matitreat as, ano eh, unhealthy para sa iyo eh. Ano pa eh. Pag passion mo, di ba pag sa work, as a worker, di ba, before, di ba, tayo nun. Nare-recognize pa ba natin yung pagod, puyat, tsaka agutom noon, or yung ano, yung hirap, hindi naman eh. Kasi that time, that moment nung ginagawa natin yun,
we love ano, we love our, what we are doing, di ba? At nagiging ano natin eh. May kasamang motivations kasi, di ba? Minsan kung kahit hindi mo siya passion, but yung faith and motivations nando doon, di ba? So, ngayon right now sa sitwasyon ganito, parang sa akin na lang is passion ganun. Grabe. Walang motivations na parang kasabihin na dahil merong nag-uudyok na iba, something ganun. Yun na bro. Nasagot na ni ano, nasagot na ni kay Adel yung mismong pinaka ano, passion niya nga eh. Kaya kung lahat ng ibabato sa kanya, magiging energy na yun para mas may ganung super power, 'di ba? Absorb niya yung power, lalo lumalakas. Okay, yung mga base dyan, no? Yung mga MCGI dyan, ng mga ano, no? Nyo akong ano yun. Sabi ko nga sa'yo, yung isang kong tinira na ano, bro, ginawan pa ako ng troll farm. Just to destroy lang yung ano, yung ano natin, yung ginagawang propaganda. Hindi ka pa rin napigilan, no? Walang makakapigil sa akin, sabi niya. Ay, grabe. Nagkakagulo na sila sa chat. Sabi ni Jake, idol ko talaga si Kuya Adel. All the way. Magkaso yung MCGI against me, well, okay lang yun, so be it. Kayo mataranta. Normal lang yan. Nagkakaso. Ngayon yung mas mayaman sa MCGI, nagkaso eh. Nagkaso sa akin eh, mas mayaman sa MCGI. Talaga? Ano bro, naubos ba yaman? Naubos ba yaman sa kakakaso? Isa-send ko sa'yo bro Oli yung ano. Yung case. Di ba nabanggit ko na sa'yo before? Di ba ba narin? Nabanggit ko na sa'yo yun. Matindi. Hindi kaya magkakaso-kaso ng MCGN yan. So, hindi akong takot eh. Kinakabahan sila. Huwag mo kaming kanya-kanya muna. Kaya mo nagtitret nuts. Nakasuhan ako, Broly. Yung nga kasukasuhan na, magpapalo ko, kagagawin. I-file nyo. I-file nyo. Yung kakasukas na, babanta-banta lang kayo. Wala yan yung mga nagbabanta-banta kakasuhan. Kalokohan yan. Ano nga, Kuya Del, di pa nga nila alam yung real name mo eh. Kumbaga lalabas sa papel, people alam na nila yan. Alam nila yan. Lalabas sa papel, people of the Republic of the Philippines versus Kuya Del. Parang ganun lalabas sa papel. Alam na nila yan. John Wick. Nakikinig sa atin sila, Kuya Del. Mga taga, ano, mga KNPs. Matatakot na sila sa'yo. Ano yung anong case ipapayo nila? Hindi nga mukha lang silang tanga. Diba? Mas maganda nga yun, mag-file sila ng case eh. Kasi, the more na mag-file sila ng case, lalong ano yan, lalong sisingaw yan. Ah, mas maganda nga mag-file sila eh. O kung tatanungin mo, maganda mag-file sila. Bakit? Eh, pero lalabas lalong umingay, mabalita. Matindi. May chance ba Kuya Adel na mag-countersuka? Oo, perjury. Pag napatunayan na lang, pag na hindi naman nila mapatunayan. Pero hindi yan, hindi uusog yan. Baka sa fiscal lang eh, basura na yun. Sa RTC ano lang, no? Magkang fiscal lang yan, baka basura na yung cases nila. Paano, ano ba tayong sinabing kasinungalingan? Ha? May sinabi ba? O sabihin nating maraming tulungan diyan sa Middle East si Resty.
at maraming mga ano diyan, members na na-exploit financially. Mali ba 'yon? Saka Kuya Adel, pag sa korte, 'di ba? Pag ang claim mo may problema sa kanilang financial reports, syempre hihingin talaga rin ng korte yung authentic na financial report from the congregation, 'di ba? Doon sila mayayari eh. Hindi, tsaka that is a, ano eh, subject for public opinion eh. There are religious organizations. And then, hindi naman, yung libelous kasi, yung nag-invento ka ng story, ah, kwento na walang basihan. Eh, lahat tayo, lahat ng sinasabi natin may basihan eh. May document pa. O yung sabihin natin yung Area 52, o kay Yuli yan. At kay Best, mali ba yun? Oh. Ganyan tayo mga ano eh, may mga source tayo eh, hindi lang document, may ano pa, may mga witnesses. Hmm. Ilagay mo sa lie detector test si Yuli. Ewan ko lang. Di ba? Yung ano, paano mo sasabihin hindi kanila yan? No? Yung floor plan ng architectural design ng Area 52 naka-address kay Yuli. Oh. 2018 nung nag-opening sila ng Area 52 ng January 2019. Ano na, same na same dun sa floor plan na nasunod. Oh. Eh, sino financier niyan? Sino ang ano? Kung ano nga masabihin mong si Yuli, walang alam diyan. Eh, naka-address nga sa kanya yung ano, yung architectural design niya. Pinatutulong pa nung mga basher din sa ano natin na kayo daw nirentahan lang daw yan, hindi daw sinabes ang nag-operate ng Area 52. Anong nirentahan eh? Sabi mo nang nirentahan, okay, granting, nirenta, may nagrenta, hindi sinabes ang nag-operate, but still, sila mayroong, ang sila gumawa ng plano na mayroong dance floor, may bar, diba? May VIP room, ha? Eh, paano mo sasabing restaurant yun? The fact na may dance floor at may tatlong bar sa loob, hindi restaurant yun, iba na yun. Nightclub na nga eh. Kaya ngayon lumabas yung mga press releases dyan eh. Sabi nung isang press release dyan na casa. Casa yung terminology din sa ano, di ba, Brazil? Casa yung term niya. Nung gumawa ng isang press release. Ano ba yung casa? Nightclub. Sa English. Yeah. Yun ang tingin nila. Hindi tayo nagsabing nightclub, ha? Ang nagsabi nun, yung press release na journalist dyan sa Brazil. O, kung sabihin natin nightclub yan, hindi tayo nagsabi nun sila. Paano mo sasabihin libelous yan, eh? Inote lang natin yung sinabi nun sa ano, sa isang journalist. Mm. Basically Adel. Parang nasira yung ano ko, yung flow ko kasi mga questions ko ano eh, what are your boundaries? How do you tell na affected na yung mental health mo? Si Kuya Adel pa na interview ko, palaban, all in. Teka nga. Carlos, ikaw. Ito may experience din. Ano, wala akong experience sa ano, social media. Pag ang misis mo sinabi sa'yo, tigilan mo yan. pag misis ko sinabi, tigilan ko. Oh, sa labas kang matulog. Di matulog sa labas. Ganun lang kasi. Matulog sa labas. Weh. Oh! Oo nga. Dahil kasi yung pinaka-ano ni Adel. Pag passion mo talaga, kahit sino gusto pumigil niyan, wala eh. Gigiit mo pa rin yung gusto mo eh. Parang ganun sa akin.
Babalik. Kaya nga ito, kung ano yung nakikita nila pangalan dito, ako talaga to eh. Diba? Lumabas na rin ako. Parang ganun din kasi. Hindi ko na kailangan magtago ko sa ano eh. Sa wala ibang pangalan. Wala rin naman akong ano eh. Diba? Kaya okay lang. O, kasi isipin mo pa yun na madodox ka eh, diba? E di... Be ano na lang. Hindi naman pagkatan eh. Minsan nga gusto ko makilala ko eh. Pati mga kapitbahay ko dito na kapatid eh. Kapitbahay. Oh, doon ako manood ka. Pero nag-start ka na hindi ka ganyan, di ba? Na may meron ka ring pseudonym. Muna. Hirap pa yun. Mag ano ka pa? Twitch account ka pa. Minsan nagkakamali. Si ano? Si ADD Defender? Si Ryan Rivera? Nag-shift. Sorry. Nagpapalit siya ng ano? Sabi ng account. Tapos minsan, kinakausap niya yung sarili niya. Tapos nakalimutan niya mag-switch account. The same account yung nai-ano niya. So, huli. Kinakausap niya yung sarili niya. Ang hirap din ng ganyan eh. Hindi ka, ano, truthful. Ay, police ba yun? SG. Security guard. At bro, si Toby ba yung nagsabi kanina sa'yo na ano, yung tungkol doon sa how to? Tama ba? Oo. Bakit? Naisip ko bigla, di ano na lang, tuloy mo na lang nga yung ano mo, yung mga how to. Mga ano, how to exit MCGI, mga ganyan. Pwede. Yun nga yung example ko, si Ryan. Kasi, di ba, ano siya, kung ano nung ginagawa niya, gagawa ng bagong account, sisiraan si Kuya Adel, gagamitin yung real picture. Pero nung nakausap ko siya sa TikTok, kasi meron siyang account doon, nakausap ko siya, as in, andyan siya, may video ako. Ang bait niya sa akin. Hindi siya makabasag pinggan. Ibig sabihin, yung personality niya as the ADD MCGI defender, iba dun sa personality niya na siya yung police na, yung SG, na mabait na MCGI. Siguro, na-offend lang siya sa mga sinasabi ni Kuya Adel, Era 52. Hindi niya matanggap. Kaya siya defender. Pero sa totoong buhay, mabait talaga siya. Nag-iiba yung ugali niya pag nagsiswitch account. Diba? Maaring itak tao lang yon, kasi pag anonymous ka, mas malakas ang loob mo. Mas matapang. Oh. Tapos pag yung mukhaan or dalawa na lang kayo, naduduwag. Pwede rin naduduwag siya. Oo. No, takot siyang ano, ilabas yung nararamdaman niya. Or, tama ka nga siguro. Depende. Siguro, yung switch niya, galit siya ng mga panahon na yun. Pero yung iba pa, ano eh, parang almost, ano na eh, multiple personality na talaga na, ano, disorder. Nasasanay na lang din. Oo nga, no? Okay. Maraming ganun, ang tapang sa internet pag kinausap mo ano, medyo tumatameme. Nagtatago sa ano, pseudonym. Oo. Pero sila talaga 'yun, yung nararamdaman nila. Hindi nga lang nila kayang sabihin minsan sa harapan. Maraming ganun. Correct. Dapat binigyan mo bros ng t-shirt. Malay mo kumapit tayo. Pwede. Pero naman yan eh. Baka pag nakita kami yan, baka kamayan ko pa yan eh, di ba? Siguro ano lang. Nahirapan si lang. Si ano rin eh, Brock. Si Brad Ellie din eh. May iba-iba rin ang personality na hinuhubad niya or pinuput on niya eh, sa mga tao. Iba yung personality niya doon sa mga program niya dati. Iba, umiiba rin pag ang kaharap niya yung not intended for broadcast. At iba din pag ang kausap niya manggagawa lang. At iba din yung
pagkausap niya, MIC lang. Tapos, ang mapapansin mo, yung personality na yon, pa-dark ng pa-dark, palit ng paliit, yung dong ano, yung audience niya, palapit sa core, paano eh, padilim ng padilim, ganun. Ganun ko nani-describe yun eh. Oh, di ba? Eh, sabihin niyo hindi totoo. Di ba? iba ang ano niya. Kaya nga, yung iba, hindi pumapayag yung mga naririnig nila na nagmumura si Bes, nagpupukin na, ganyan, kasi hindi pa nila narinig. Dahil hindi sila kasama dun sa, ano, dun sa inner circle kung saan nagsasalita ng iba si Bes. Pero yung mga nakarinig na mga ganun, yun talaga yung authentic personality ni Bes. Paano yun eh, pa-dark ng pa-dark. Yung mga nakakarinig nun, pa-konti ng pa-konti. Yung ano, yung palit na palit yung circle, ganun. Diba? Yes. Saka yung pinakamaraming ano eh, may pinakamaraming personality na ano, na hinuhubad at sinusot eh. Grabe. So, ano nga kasi, yun nga ang mga narinig ko kay ano, eh Bes, yung nagmura siya ng PI na malutong. Konti lang yung tao nun at that time. Ngayon, pag kinuwento ko to in public, hindi sila maniniwala sa akin kasi ang alam nilang Bes, mabait. Nagtatanggol ng katwiran ng Diyos, etc. Biblia. Eh, totoong narinig ko yun eh. Buti na lang may mga saksi dito eh. Narinig din nila. Minumura yung mga MIC. Si Brad Joke. Totoo eh. Kasi nga, naghubad siya ng ano, ng maskara. Ayan. Vlogcaster nandito. Vlogcaster, may sabihin ka ba? Yo! Walang nga, yung pseudonym na yan. Nag-backlit ako dati. Eh, yung una, pang-atlo yata ang salang ko sa'yo, Brox. Oo. Nakalimutan. Nakalimutan ko doon sa tuto kong pangalan. Wala na rin. Too late. Tumiwalag ako. Mahirap yung nagpapalit-palit ka pa ng pangalan dito. Kasi nakakalimutan mong nag-login doon sa kabila eh. Pero iba, takot pa rin ha. Diba? Meron dito, mga pagbukas nila ng camera. Ay, ng pagpasok sa Zoom, sapul yung mukha nila nung camera. Sabi niya, Brox, paki-edit. Ang dami na nag-request sa akin nung takot na takot pa rin. Eh, hindi pa sila ready lumabas. Okay lang naman din kung saan kayo. Ano. Para sa mga fanatic, kaduwagan yun eh, yung may pseudoname. Pero, in reality, marami ng mga tao na gumamit ng pseudonames, di ba? Na hindi mo naman masasabing duwag. Like Rizal. Si Rizal, gumamit din ng pseudonym yan, di ba? Yung sa mga sinulat niya. Yung mga ano, yung mga famous authors na hindi ayaw nila magpakilala na sila yon, nagamit nila yung pseudonym, doesn't mean na naduduwag sila. Gusto lang nilang ma-enjoy yung privilege ng ibang personahe hiwalay doon sa real identity. Kasi ang nature ng tao, i-associate yung real identity mo doon sa opinion na sinasabi mo. Yung mga mahilig mag-ad hominem, for example, ganun. Ang gusto nila mabaliwala yung katwiran na sinasabi mo, pupunta na lang doon sa personal ano mo para i-discredit ka. So pseudonaming is a powerful tool para huwag pumunta ang issue doon against your personality. Personal. Kundi mag-stay doon sa real issue na binibring up. Ganon. Tama. Sige, vlogcaster.
Share ko lang. Nung nasuspindi kasi ako dyan sa NCGI, meron kasi akong screen name eh, di ba? Nag-ano-ano nga ako sa TV. Lumalabas-labas din ako. Yung ano, nasuspindi ako, doon sa totoo kong pangalan, walang nakakakilala. Sino yun? Tinawag yung totoo kong pangalan. Hindi nila kilala kung sino yun eh, nandun din ako sa lokal eh. Wala nag-ano sa akin na, uy, okay ka lang Brad, wala. Kasi hindi nakilala yung... Ang kinakanta sa akin, yung screen name ko. Di ba alam mo yung screen name ko, no? Yes. Broccoli. Mm. Saka yung totoo kong pangalan. Ayun din, maganda rin sa ganun eh. Hindi ka rin masyadong na, ano, kumbaga nafi-filter din kagad. Oo. Pero somehow, parang napag-mix mo na rin eh. Di ba yung sa FB page mo? Minsan nagpo-post ka ng personal life mo eh. Pati anak mo, asawa mo. Oo. So, okay na sa yon. Authentic ka na doon dahil wala ka ng reservation eh. Oo, na-mix up na eh. Nagiging totoo ka na. Okay naman yun. Minsan maganda makita ng ganun eh. Mas totoo. Mas trusted. Diba? Ayun. Okay. Sige. Ayun kasi yung ano eh. Yung iba kasi tatakot. Kasi ako ngayon pagka medyo masaling mo yung family ko, lalabanan talaga kita. Kasi offensive na yun eh. Hindi na yun tama eh. Kasi meron akong personality iniingatan. Meron nga, di ba, broccoli nga ako. Tapos merong kasama ko sa division office na nag-spill nung name ko. Nag-alt ako. Sabi ko parang ano to, off na to. Hindi naman to ganito ang labanan natin, di ba? Dahil personal na yan. Yan. Eh, wala eh. Yan talaga. Meron pa ako, kinuha pa yung picture sa Wilfredo C. Ayun. Kaya, nag-alt ako nun. Kaya nga may point na ano, parang, visit kayo. I'll just live my life, sabi ko. Parang, wala akong pakialam sa inyo. May ganun eh. Parang, ano yung mental health mo din eh. Sino ba kayo? Wala naman akong ano. Hindi worth it pag-aksaya ng oras itong mga bobo na to. Yung mga ganun, at the back of my head lang ha. Darating ka rin sa point na ganun. May breaking point ka rin. Cruise up your, ano, your tapos mind. Tapos na ako dyan, bro. Ganyang moment na oh, ganyan talaga pagkabago pa lang lalo na. Normal yan. Kaya tatagal mo lang yung loob mo. Huwag kang BBT. Hapit ka lang. Time out. Huwag kang BBT. Hapit ka lang. Oo. Ubos na ang ano ni Kuya Del. Ano bang matawag mo lang? Wala na kayong mga wala na. Ano ko na kasi yan doon eh. Machine. Tawag dito. Death threat. Surveillance. Ano pa? Cases. Lahat. Kuya Bill, shaming. Hindi ka natin. Rose. Hindi ka natin natayuan ng balahibo, Kuya Bill. Hindi pa nga masyadong seryoso din yung MCGA na to. Ganyan, Libangan lang. Oo, playground lang ni Kuya Adel yan. Actually, para siyang pambata eh, no? Yung mga issues na to. Parang comedy. Ibangan lang talaga. Hindi siya seryosohan. Saka ano lang yun eh, yung religious. Doon ka lang sa certain, ano, nakaikot ka lang doon sa, ano, religious na yun. Wala namang pakialam dyan ng, ano, katoliko or born again. Ano, pakialam din dyan. Nagdarinig nga tayo ng, ano eh, nagdarinig nga tayo ng eh yung ang isang kasama ko sa ano, naririnig ako minsan yung tapukuhit ako, di ba? Meron akong natatawa lang sa akin. Isa sabi, mga kulto-kulto, sige ka asaya,
Aksa kayo yung panahon dyan. Kaya nga. Kasi wala ano yun, Adventist yun, Adventist. Eh, hindi naman siya makakarelate doon sa pinag-uusapan natin, di ba? Hindi worth it. Parang kanyo, waste of time eh. Di ba? Pero kasi sa atin, yung mo na-experience. Saka na grupo niyan. Ah? Oo. Ng grupo niyan. Kung pinagawa, nasa isang sulok lang kayo, kahit na sabi-sabi, international, wala pa kayong, baka wala pa isang milyon yan eh. Wala yan, yung MCJ. Yung issue ng MCJ na narinig, wala yan ako. Baka petty na yung, yan. Yung mga active wala pa sa... Mga ganyan-ganyan, napaka-petting issue lang yan ako. Baka pa yung mga active wala pa sa 50,000. Kasi ang NCR daw, ano raw eh. Okay. Parang nabalitaan ko, 22,000 ang active lang daw dun eh. At ito na nga lang eh, tignan mo na lang, di ba? Pag yung nararamdaman mo yung pressure, di ba, nag-uusap tayo, yung excitement, yung enthusiasm, di ba? Saka yung pressure din, di ba? Yung nangyayari, di ba? Sa circulation natin. Oh, ito, di ba, nag-uusap-usap tayo ngayon, yung mga nakikinig. Oh, lumabas ka lang ng bahay mo. Ngayon, lumabas ka lang. Makipagkwentuhan ka dyan sa kanto. Tingnan mo, nasa ibang, ano ka na, dimension ka na. Walang pakialam yung, ano, yung sa kanto mo. Yung mga kausap mo sa kanto, anong MCGI, anong RF52, ano yung, ano, yung salut. Kahit yung wala. Hindi lang nila alam yun eh. Oo, oh, ano, nung pake nila dyan, wala. Kaya kung akala ng iba. Itanong mo kailangan si Daniel Rason. Seryoso. Hindi nila kailangan. Kahit yung Daniel Rason na kung i-hype ng mga MCGI, nagliliwanag na sa buong mundo at ano, nag-iisa, bukod tangi, etc. Nako, wala yun si Daniel Rason. Nako. Hindi nga yung kilala eh. Hindi. Tapos may delusion sila na ano, na sila yung maghahari sa 1,000 taon. Diba? Maghahampas ng panghampas na bakal. Yeah. Oh, diba? Napaka-irrelevant ng issue ng MCGI sa normal life natin araw-araw. Napaka-irrelevant. Eh, huwag niyo masyadong kayo masyadong ano, apektado no, sa mga issues or something. Gawin niyo lang siyang parang pastime lang. Kayo masyadong magseryoso sa mga ano. Bali, ayaw niyo na ho kami magseryoso, kami makipag-away at mag ano. Gawin niyo lang pastime. Kayo masyadong magseryoso sa mga issues na kaya mo kasi ginagawa lang naman natin itong blokoli just to, ano, di ba? Maaliw. Natatawa ako sa mga issues eh. Comedy. Correct. Tsaka at the same time, just wanted to help din yung mga nasa loob na mabalidate yung kanilang ano, mga iniisip, di ba? Siguro na nagkataon lang na medyo passionate ko yung ganito, so sinasabay ko na lang, di ba? Hindi talaga sila kilala. Naalala ko nagpatatoo ako, 'di ba? Nakwento ko na ata dito. Sabi sa akin, "Bat ito papatatoo mo? Bat broccoli?" Ay di kinuwento ko, ay ba YouTube channel ganun. Ang topic ko is ganto. Alam mo po 'yung MCGI? Hindi, ano 'yan? Yung dating daan. Okay. Bakit? Ano ba 'yon? Kulto ba 'yon? Sabi. Oo. Paano mo ba masabing kulto ang isang religion? Eh, ang naisip ko nung time na yun, yung pong bawal kumain ng Jollibee sa kanila, ng Chicken Joy. bawal magpatato. Yan. Bawal dun? Chicken Joy? Gulat na gulat siya. Opo eh, halal po kasi yung kinakain ng Muslim, bawal po sa kanila. Ah, talaga? Tapos tinanong ko siya, ano po bang belief nyo? Sabi ko, hindi, ano kami?
wala kaming church. So, agnostic nga tawag yata sa ganun, sabi niya. Ah, oh, agnostic. Yung mga mo nagtatato. Masaya lang sila. Wala silang pakialam sa religion. Hindi nga nila alam MCGI. Ang weird kasi. Naalala ko lang pati pag-fill up ng form, di ba? Pagkaroon natin ng what's your religion. Nilagay ko dati MCGI. Ano yun? Sabi sa akin. Tapos sabi ng asawa ko, wag mong lalagay yan, nakakahiya. Ang ilagay mo Christian. Sabi sa akin. Naalala ko lang. Kasi pag Christian. Yun nga. Sabi niya, yung MCGI, ano yun? Oo nga, no. Kinakahiya natin yan eh. Kahit ako dati. Pag tinatanong ako, Christian din ang sagot ko. Hindi pwedeng dating daan. Parang cheap. No? Sa akin nga, Catholic eh. Di ba, sino ba yung nag-ano? Ikaw ba yung Toby? Nag-suggest sa akin na ano? We can expand. Kung gusto mo, topics mo, yung mga general information about religion para mag-expand tayo. Kasi kung MCGI lang, puro ganyan lang yan. Ilan lang yung nanonood. Yun lang din dati, ang nakikinig oo. Sa'yo. Mm. Oo, kasi yung time, nung dati talaga, wala pa sa po yung pag nagla-live ka. Eh kaso nung nag-umpisa na may topic ka about sa death certificate, tibis, yun na yung time na dumami na talaga eh. Pero yun yung sinasuggest ko before. Para nga mag-expand yung audience mo. Kaya gumawa ka na uli ng ano, nung how to. Cult in general. May mga gumagawa na yan, di ba, Tepech? Yung cult to consciousness. Pero English. Sa Pilipino, wala. Payata, no? Merong ano, meron din kasi, halimbawa, yung mga ex-Mormon sa ex-Jehovah's Witnesses. Meron din. Meron din sila mga podcast. Nag-i-invite din sila ng mga guest nila na umi-exit. Pero ano, yung iba matitindi. Umi-invite sila ng mga sociologists, mga psychologists, ganyan. Oo. Yung mga feature sa mga cult documentary na-invite nila. Yun. Sabi ko, yan ang pangarap ko para sa ano eh, sa broccoli. Invitein kaya natin yung mga involved sa ano yun, sa kulto ni Kiboloy. Diba? Oo, ganun. pwede. Baka may nakikinig sa atin yan. Mag-guess kayo dito. We can topic anything naman eh. May tanong ako kay Kuya Del. Wala ba siyang balak na gumawa ng parang yung para sa mga radio program kahit yung mga 20 o 30 minutes na siya lang yung mag-isa nagsasalita. Parang ano yung mga kabaga sa radio yung mga parang news commentary ganun. Wala siyang guest ha, parang siya lang, parang true audio lang. Parang bagay sa kanya kasi eh. Parang reporter ang dating. Sino gagawa ako? Oh, parang audio lang. Sabihin natin 10 or 20 minutes. Kahit weekly lang. Ah, parang audio lang. Ganun. Oh, parang news commentary. May mga ganun sa AM stations, di ba? Hindi na. Okay na yung broccoli TV. Kasi bagay. Nagdaga mo pa ako ng trabaho eh. Boring din kasi, Toby, pag mag-isa ka lang. Okay na yan. Saka na lang pagka medyo, walang masyadong mga, basher. Oo. Painitin natin ulit. Maganda yung ganito, may kausap. Ikaw mo si Willie Santiago, no? Mag-isa lang nagsasalita. Hindi naman tumatagal yung nanonood doon eh. Monotone, tapos yun nga, puro MCGI lang din. Para kausap yung sarili niya, no? Oo. Para ganyan yung presyo mo sa kanya, eh. Kaya nag-hello yun. Hello! Pag-iising. Andyan pa ba kayo? At least dito, di ba? May excitement na minsan may biglang pumapasok, di ba? Nakakatawa. Paiiyakin ka. May iiyakan. Oo. Yun na, si Bobby.
Kala ko ano, iyak. May legit na iyak dito ah, si Sis ano, yung Middle East. Oo nga, legit yung pinaiyak ni ano. Rox, may sinend ako sa tingnan mo. Saan? Discord? Oh my gosh. Ay, yaka. Maraming bala si Kuya Adel, guys. Kung ano, tas nating to lose, huwag niyong kakantiin si Kuya Adel. Mas may, there's more to lose kayo pag kinantiin niya si Kuya Adel. Dahil niya pong hawak, guys. Matakot na kayo. Grabe itong sinend mo sa akin, ha. Okay. Ay, naku. Ewan. Yung mga lalabas pa yan, ha. Di mo akalain, no? No? Ako, di mo akalain. May ano kasi, may baho, eh. Bawat isa sa atin. Medyo personal na kasi ito, eh. So, pag nagkagipitan, pag lumabas to, yari sila. Kaya let's dun muna lang tayo sa issues. Pag nagpersonal issues lang kayo, yari kayo kay Kuya Adel. Ang hirap din kasi Brox yung nialagay mo sarili mo na ikaw yung karakter na sagrado. Parang si DSR ngayon, di ba? Ang hirap nung ganun eh. Parang ano, parang under false pretenses ka na sagrado ka na mabait kang ganyan-ganyan na untouchable ka, hindi ka nagkakamali. Parang ganun kasi sitwasyon niya ngayon eh. So, kung ini-introduce mo yung sarili mong ganun sa mga tao, hanap ka talaga ng baho, di ba? Kung yung tao masama nga, hinahanapan ng baho, lalo na yung parang nagbabanal-banalan ng dating. Binigyan kasi nila ng immunity, yung mga sarili nila eh. Ni ano sila eh kaagad-agad nagtumakas kaagad sila sa accountability. Eh hindi pwede 'yon na papatanggap mo sa tao na ayaw niyong maging accountable. Sabihin niyo ang sumisiyasat sa inyo ang Diyos. Eh paano mo malalaman na Diyos nga 'yung sumiyasat sa inyo, 'di ba? Tama. Ano ang parameters ninyo? Ano ang standard in place para sabihin ninyo na sinisiyasat kayo ng Diyos? What are the indicators? Oh. Kaya, ano, syempre, hindi basta-basta mapayag yung mga nag-iisip. Kaya saka, ito na talaga yung age na medyo nagiging aware na ang tao, yung kanilang consciousness level umakit ng konti, ganun. Because na rin, dahil sa topic natin ngayon, yung social media nga. Halimbawa, may nangyaring crime, di ba? Eh, ano mo na, kitang-kita mo na agad yung minsan, yung suspect eh. Hindi tulad ng sa TV ka, ano. Ang dami pang speculation na mangyari. Hindi tulad ngayon. May ginawa kang krimen, pwede kang makuha sa camera sa phone. Eh. Correct. Saka kasi ano eh, magkakaiba tayo ng parang walang katapusan to eh. Ate Patch, pamit nga, maingay. Sorry. So, kung you have different beliefs, so papasok ko dun sa mga groups na ano, yung International Christian something. Ang gulo-gulo doon, 'di ba, Toby? Pumapasok ka rin doon minsan. Hindi ako sama. Ay, hindi ba? Abos ay mga at saka, na ganun. Oh, ang ginagawa ko lang talaga share lang na share eh. Bira pa nga ako mag-comment eh. Mm-hmm. Tapos pagka na-offend mo sila, ba dinox ka, pinost yung picture mo. Pag sila naman ang ginanon mo, galit na galit. So kung ayaw mo maganon, wag mo ring ganunin. Oh, tama. Golden rule, di ba? Pag ayaw magpakilala, hayaan mo lang.
Tuwan-tuwa pa, dinodox. Ako, dinodox ako. Oo, pangalan yan, ganito. Tuwan-tuwa. Parang di, may nag, ano nga, pose eh. Hindi maano ang puwet, ano yan? Hindi mapalagay ang puwet, kakaisip ng pangalan ni Broccoli. Tapos nung nakita niya, pinopost. Okay, kung gusto mo ba, gawin ko rin sa'yo yun. Nakakatawa yung nilagay ka sa impyerno eh. May nakita kong pic. di ba ginawan pa ka tayo ng issue? Ginagawa. Oh. Ba yan? Napaka low level naman yan. Broccoli loves pechay, sabi. Gago. Low pero ito ka na, Prox, ito totoo ah. Totoo ang panaginip ko. Napanaginip ako, girlfriend mo si Ate Fetch. Is it? Panaginip lang naman yan, na-share ko lang. Ang gaga, pag may naniwala dyan ah. May kasali ka pa eh. Sinabi ko na panaginip ko lang. Kaya ka. Post ko nga yung mga pictures natin, Ate Fetch. Nag-ano kami yan eh, liwa-liwa. Yari, aring ka rin ng ano. Content na naman niya kay ADD Defender. Tsaka kinabing ka. Pag-PPS. Pag-PPS, tahan nila yan. Oo. Nagko-call names pa sila kay Ate Pech. Ano yung sinabi, Kuya Del, kay Ate Pech? Pipay daw, Pipay. Pipay. Ate Pipay. Ate Pipay. Mga fanatics nung hiling mag-ganyan. Ibig sasagutin ng issue, imamak nila yung pangalan mo, imamak nila yung grupo, yung i-judge ka nila. Hindi ano eh, hindi mag-focus dun sa issue eh, diba? O lumabas, inilabas natin yung Area 52, di sagutin nila dapat dun sa issue, diba? Hindi kasi hindi yung ano, hindi yung nagagaling nila, mga asar sila na baba ano na kayo imbis na sagutin yung issue ng gagawin nila mga asar parang ganun mga ano lang mang parang ad bata di ba ad hominem mga ad hominem parang bata lang di ba na inagawa ng candy sabi sa ano bukit sa ano ko kuya ko subukit ano parang bata eh. Parang bata talaga. Nakikipag-away. Di... Nag-e-enjoy din siguro sila sa ganun. Bored lang din sila. Ano, Brock? Sabi parang... mo nga alter ego. Kasi sa local, di nila magagawa yan. Oo, takot sila. Just to get back at us, imbis na sagutin, yung personality natin na atake nila, ad hominem. Biro mo, ikaw yung nasa totoo, tas ikaw pa yung ganun, parang bata. Ayan, shoutout kay Toshi, ah. Toshi, ayan. Pang Teams, Ate Pech and Ate Unsatisfied. Ano yung Teams? Ay, may shoutout sa inyo, Ate Pech and ano Unsatisfied. Tim Hortons. Tim Hortons ba? Ah, Tim Hortons. Oo. Yeah. Si Dark Knight. Ay na ang ating ano destinong manggagawa eh. Batman. Hindi kasi nila matanggap eh na galing tayo diyan, marami tayong alam at tayo nagsasabi ng totoo. Kanila paninira lang yan. Kaya si yung Brad Virgo, hindi niya matanggap na may beer diyan sa Area 52. Sabi niya walang beer kasi yung time na yon tinanggal talaga ang beer. Pero before that and after that nung Sabbath day, may beer po. Yun ang di niya matanggap. Kaya minumura niya si Kuya Del. May threats na ano. Diba? Hindi na logical yung ano. Meron pa kayong dati kung mamamatay tao. Alam mo, mamamatay tao ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka nagbago. Huwag mo ipagmalaki na pinagbago ka ni Bes. Hindi ka nagbago. Given the opportunity, gagawin mo ulit yan. Katunayan, nag-set ka nga ngayon eh. Diba? Oh. Kaya hindi kami ang ano,
ang masama dito. Saliksikin niyo muna yung sarili ninyo. Bakit kayo nagte-threat? Kasi mamamatay tao pa rin kayo. That's the truth. Pero kay Kuya Adel, wala na yung mga yan. Kahit mura-murahin ka, no, Kuya Adel? Sa kanya natutupad eh. Karamihan naman kasi nung pupunta sa kanya, mga troll din naman kasi yan. Asaran lang ang, ano, ang pakay. Tinan mo, sabi niya, di ba, hindi naman sinasagot yung issue. Wala naman sila may defensa rin. Oh, kaya ko na i-tolerate yung mga ganyan. Kasi, sabi ko nga, dumaan na tayo din ito kasi. Ang dami na tayong ano, experiences sa ganyan. Pag hindi ka pa nakakasuhan, wala ka pa. Hindi ka pa may nakapasahan sa mga issues ng ano, pagkakomentaryo. Pero pag na-experience mo ng makasuhan, ma-file ng case, at nalagpasan mo, wala na yan. Alam mo na yung ano, yung mga limitations at paano ito tolerate o ititreat yung mga bashers at threat kaya. Lalo ka pa lumalakas, no? Ano yung kasabihan yan? What doesn't kill you makes you stronger. Yun ba yan? Bring it on, sabi ko Kuya Adel. Sige. Ayan, gawan nyo kami issue ni Ate Petch. O, bigyan ko pa yung picture, gusto nyo. May picture kami ni Ate Petch eh. Nakita ko ba, Ate Petch? Sige. Mga malisyoso itong mga ito eh. Ay, ta. Alam nyo, hindi pa kami nakita ni Ate Petch ha. Yan. Ay talaga. Oh, nanggal ko na. Enjoy, mga bashers. It's dark night, oh. Sabi tayo mo. Ah, sige. Dark night. Good morning. Papasok ko bigla. Boss, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig at sa mga nakasabay-bay sa iba't ibang platform ni Broccoli TV. Napapatak akong bigla dun sa pinadala ni Adel. Nakakagulat naman. Napakasyaking naman yan. Ang daming baong picnic ni Adel. Adel, pagka nakulong ka, Adel, sabihan mo lang kaya. Meron namang prison ministry, Adel. Bisitahin ka namin. Sige, ikaw ba, Dark Knight? What's your ano experience on social media? Meron ka bang dual personality? Social media, yes, of course. Kailangan eh, hindi kasi po pwedeng lumantad sa basta. So, social media, ang isa sa boss sa nakita ko na problema, yun bang makakapag-interfere sa responsibilities mo? Kaya ito, halimbawa, may trabaho ko ngayon. Nakaka-interfere eh. Halip na mag-focus ako sa pag-work ko. So, since mayroong ganitong mga platform, well, nakakasanayan din kasi, nagiging hobby. So, somehow may mga advantages eh, at saka may mga disadvantages eh. Siguro sa mga advantages, boss, noong nauso yung Facebook, so, ang mga tao naging curious, uy, pwede ko palang makita dito yung mga naging classmates ko. And all of us will agree. So, siguro once upon a time, nag-search din tayo, uy, kumusta na kaya si ganun? Kaklase ko yun ng elementary. Lalo na, di ba, Broccoli, ikaw. Siyempre, meron ka rin mga pinagdaanan in the past. Alam mo, si Adel, noong elementary days niya, na-miss niya yung classmate niya ng elementary. Let's say, crush niya yung si ganito. Uy, crush ko yun nung elementary ako. Kumusta na kaya siya? Hanapin niya yun, di ba? Hanapin niya yung pangalan.
uy, ito pala siya. At din magaling naman si Adele sa pag-search. Meron nga siyang sinert. Kanina lang eh, meron siyang sinert eh. Pangalan lang yun ah, binigay lang sa kanyang pangalan. At na-discover niya, ah, ito pala yung account niya sa YouTube. Ito pala yung account niya sa YouTube channel. So, diyan magaling si Adele. Kaya niyang ma-search kaagad kung sino yung tao na gusto niyang tumbukin. So, yun, somehow, may benefit yun. Nakita mo yung old friends mo. Ito, kaibigan ko to ng elementary. Nakita ko siya ngayon. Ay, good to know. Ito na pala siya. Ito na pala pamilya niya. Somehow, may magandang effect yun. Yung may connection ka sa friends mo, sa mga kaibigan mo. Tapos, once na ma-establish niyo na, makikita na uli kayo, may regular communication na kayo. And especially, pagka yung mga mahal mo sa buhay na hindi mo pa nakikita, yung mga kamag-anak mo, ito mag-anak ko pala to. Ayun. So, nagkakaroon ka ng interaction with your loved one. Somehow, may magandang epekto pagdating doon. And mo, sa mga negosyo, sa business. Di ba, ikaw, Broly, mayroon kang Lazada and Shopee account. So somehow pwede ring ano eh pwede ring maging may benefit din yon sa side mo kung meron kang negosyo or meron kang mga business opportunities kung pwede kang magkaroon ng business expansion yung product and services kung pwede kang magkaroon ng promotion through social media, di ba? So marami eh kung titingnan mo sa iba't ibang angulo kung pwede kang makakita ng magagandang benepisyo talaga when it comes to social media. Yun lang ano eh, yun lang mag-develop ka ng mga skills. Eh di ba may sinasabi silang YouTube University. Hindi ka marunong magluto, broccoli, let's say for example, matututo ka eh. Tutorial lang naman, di ba? Step by step. Ah, ganito pala pagluto. Tapos pag halimbawa, ang luto mo, napaka-basic lang, o pwede mo pang i-enhance eh. Makikita mo yan through social media. So lumalago yung information mo, yung education, yung skills mo, nagkakaroon ka ng mga interest. And then, siguro, somehow, pagka gusto mo magkaroon ng pastime, somehow, nakakatulong rin yung entertainment. Pagka tismoso ka to the max, ano na ba, update kay Katniel, or kay Dar, ano yan? Kay Dar, ano yan? Yung bago ngayon? Danlin. Joke lang. Kung gusto mong nakakuha ng mga latest sa mga ganyan, well, somehow, may pastime ka eh. Siguro noong wala pang mga social media na ganyan, kaya siguro dumami yung mga anak ng mga nasa probinsya, eh, kasi may iba silang pastime eh, di ba? So ngayon, meron ka ng pastime na ganyan. So may mga advantages. But somehow, on the other hand, may mga disadvantage, Brooks, eh. Gaya nun, yung nai-interfere ka talaga sa trabaho, eh. Eto, gaya nito, dapat magtatrabaho ako, eh. So, pag may pumasok, mangyala kayo. Nandito ako sa ginagawa kong trabaho. Trabaho na hindi naman kailangan. So, ayun, somehow, nakaka-interrupt sa ginagawa mo. May risk din, minsan, sa pagtulog, ganyan, halimbawa, let's say for example, VA ka, virtual assistant ka ng isang company, tapos obscure yung work. Tapos alam mo, mababalita mo, uy, may broadcast si Broccoli mamaya. So ikaw, wala ka pang tulog, kung gusto mong makipag-join kay Broccoli, sa halip na ang gising mo is alas 11 ng gabi, eh mag-i-start siya ng 9, ay sige, talang na ako ng 9, di ba? So, dun sa point na yun, somehow, nakakaroon din ng ano eh, problema eh. Talip na itulog mo, pero kung mo nagkaroon ka ng passion sa ganong activity, ganyan to, Brooks, anong oras na? Alas 3 na ng madaling araw, patatapos lamang dibalo ng SPVP. Dapat natutulog na kami, di ba? Pero, hindi, tuloy-tuloy ka pa rin. Oo. So, dumalo ka sa SPVP, dumalo ka pa rin sa Broccoli TV. So, yun. Nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng somehow addiction na rin. Tapos marami eh, may mga fake news, di ba? Sa mga fake news, nagkalat dyan. Minsan, magugulat ka na lang, talaga ba? Hiwalay na ba talaga sila? Which is, hindi pa naman pala hiwalay. So, ang dami mong makikitang disadvantages pagka masyado kang focus sa social media at masyado kang mabilis na maniwala, makakakuha ka ng mga misinformation
na hindi naman talagang reality. Ang masama niyan, yung nilalantad mo sa public, tapos hindi naman pala totoo. Kaya yung ginagawa ni Kuya Adel, nakikita ko, maingat talaga siya eh. Bago siya maglabas ng information sa page niya, bine-verify niya talaga muna mismo. Kaya yung ipinadala niya sa'yo, ano yun eh, kumbaga parang, teka lang, hindi po pwedeng ito eh ilabas. Talagang kailangan muna proper verification. Ayun, marami, somehow talagang may disadvantages. Pwede ka rin maging biktima ng scamming. Topic mo last time, di ba, Broccoli? Halimbawa, masyado mong ina-expose yung sarili mo sa social media, po pwede nilang makuha yung identity mo, po pwede nilang gamitin yon against you. So, ang question lang dyan is, if you're going to engage ba sa social media at all cost, so, dapat meron ka rin, ano, meron ka rin limitation. Hindi lahat na lang ibibigay mo. Dapat meron ka rin balance. You have to allocate time for your personal interaction. Huwag naman puro social media na lang. Dapat meron ding yung nakikita-kita kayo. Gaya nga nung narinig ko kanina, sa family, hindi naman siguro dapat yung nasa pagkainan na kayo, naka-cellphone pa rin kayo. Dapat somehow, sa mga ganung occasion, dapat nandun na yung personal interaction. Pasensya na, Brocolin, medyo napahaba. Ayun, back to you. Ganda nga eh. Oh, perfect. Oh. Ayan, tindi ni Dark Knight. So, may mga nagko-comment dito. Sabi ni Shepot LC, hindi daw siya nagbibigay ng personal information masyado. I don't like to share that much information sa SOCMED. Private lang sa family. Ayun nga, kasi you have the control over yung privacy. So, wag mo naman din yung bang lahat pinopost mo. Like, pupunta ako sa gantong lugar. O pag pinost mo yan, nakita nung magnanakaw, ay, aalis siya ng bahay gantong oras. Nasa gym pala siya. Baka pasukin pa yung bahay mo. Di ba nakatulong, di ba? O, nasa ano kami, abroad, walang tao sa bahay nila. Hindi inakyat yung bahay mo. So, pinost mo yung mga ano, yung cash na natanggap mo. May mga ganun tao eh. Yung controlling niya din yung sinishare niya. Si Vlogcaster, sige. Naalala ko lang dati, alam ko pinababaw sa mga kapatid mo TikTok eh. Pwede na magayon? Kasi yung mga artista nasa TikTok eh. Pwede. Yung mga kapatid. May account sila eh sa TikTok, yung MCJ. So, pagbukas mo doon. Pero binabawal yung dati eh. Dahil pa namang kitikiti doon. Mga babaeng parang kitikiti. Bawal pagka wala pang account MCJ doon. Ganun lang yun. Ayun lang pala yun. Ganun lang pala yun. Madami nang pinagbawal na pwede na ngayon. Hindi na rin tayo magtataka. Madami daw malaswa sa TikTok. Sabi ni Shepot. Ayan. So, you can control the information you're giving out. And then, pag nag-post ka naman publicly, get ready to be, ano naman, yung for them to use that against you. Kasi pinost mo in public eh. Sino ba may kasalanan? Ikaw din. Ang hirap pa naman ipa-take down ng fake news. Bawa tayo, ginawan tayo ng picture na nasa impyerno. I-report mo. Ang hirap i-take down eh. Asar na asar ako. Ilang beses ko nang re-report to, nandun pa rin. Tanong nga pala, Brox. Ba't mo nga pala naisipang i-post yung mga, yun alam ba, yung mga pictures ng mga activities mo sa Facebook? Ano yung nagtulak sa'yo? Kasi, yun nga, activities? They can take it against you eh. Alin yung na? Mga minsan kumakain ka sa Jollibee, gano'n. Di ba may video ka gano'n, nakikipag-interact ka doon sa mascot ng Jollibee? Wala yun. Ano yun? A few days after na yun na nangyari. Hindi naman siya real time, so wala naman siyang, wala naman ako nakikitang harm doon. So, I'll just take the consequence. So, babuyin nila yung video na yun. At least, alam ko. Kasalanan ko yun dahil pinost ko. I have the original copy naman. So, yung mga masamang loob lang naman gagawa nun eh.
So, ano bang take away niya dito? Let's end na in ano 10 minutes siguro. Parang na-summarize na ni Dark Knight eh. Yung iba, guys. Nandito pa. This unsatisfied, meron ka bang take away dito? Anong napag ano mo? Wala lang, yun lang. Kasi naisip ko lang na ano, na hindi talaga dapat lahat ibibigay mo. Yun. Hindi lahat kaya ano mo sa sasabihin lahat, ganun. Tsaka actually, ano na rin naman ako niyan eh. Sabi ko nga sa work namin, talagang may mga training na rin naman na hindi ako pwedeng mag-ano ng ano sa social media. Dito naman sa atin kasi I feel at home ako eh. Kasi, yun nga, ang tingin ko magkakapatid nga tayo. Kaya okay sa akin, wala akong issue doon. Yun. Maganda yung topic ngayon. Thank you. Wag mo ibigay lahat. Pwede rin sa pag-ibig yan ah. Magtira ka rin sa sarili mo. Oo nga eh. Oo nga. Huwag mo ibigay lahat. Yin and yang lang. Balance dapat. Okay. Ano pa yung mga nandito? Oh, sino pa gusto magsalta? Adel, meron pa ba? Yes, Lodi. Ano lang, advice lang siguro sa mga katupa natin dyan na closet or mag-exit. Ingat lang kayo sa ano sa mga sa posting ng app ng social media ng ano na mababangga niyo yung ano nila, yung leader nila, no? Even yung kanilang mga ano belief, kasi kung gusto niyo lang makalaya ng ano no ng tahimik, as much as possible, iwasan nyo na lang mag-post or magsalita ng against ano, sa MCGI nang hindi po kayo ano ready or hindi kayo mentally fit, emotionally fit, at ano, at meron kayong mga family na baaring maapektuhan, no? So i-consider nyo po yun, especially yung family nyo. Importante. Kasi sigurado, alam naman natin, Broly, once nagsalita ka ng against sa kanilang leader, sa belief nila, eh, kuyog yung mga yan, di ba? So, pag hindi kayo sanay sa ganyan, better, huwag na lang po kayo magsalita kung gusto nyo makalaya po ng tahimik. Kung ano, kung may mga info kayo, i-relay nyo na lang siguro sa amin, kami na lang po bahala. You mag voice out, mag ano, mag-expose, di ba? Yung mga ano, mga issues na alam po ninyo, di ba? Lalo na kasi yung mga kaalam yung family nila, Broly, di ba? Nahirap talaga yan. Lalo na kung fanatic yung asawa mo, yung mga anak mo, di ba? Eh, ano talaga, maapektuhan talaga. Kaya, ano, tama lang yan, yung iba na nag-exit na tahimik lang. Huwag na lang po kayong magsalita. Kasi, dami na natin nakakausap, Broly, na ano eh, na itong ang isang huli. Ito, bago-bago lang, mainit-init pa. Ito lang March, sabi. Nag-voice out daw siya dun sa isang, ano, nakikinig na rin sa akin at ano na rin sa Reddit. Nag-voice out siya dun sa inaakala niya na makakaintindi sa kanya, close niya. Nako. Sinumbong siya. Sinumbong siya sa ano sa worker ayun. Bingo. Oh, pinag lahat ng mga sinabi niya, sinabi dun sa worker, de, ano siya ngayon, na-discriminate. So, sinipa sa GC. Pinalalayuan. Kaanib yung asawa niya at yung mga anak sa kay, ano, sa kay Titi yata o kay MC, hindi na matandaan. Ayun, na ano, na-discriminate. De, kaway pa sila nung misis niya. Ayan. So, ano,
Ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon niya. Nabigla siya eh. Sa nangyari. So, ganun ang nangyari. Discriminate ngayon siya. So, kaya better kahit na mag voice out kayo sa mga kilala nyo, kung hindi kayo 100, puti kayo 199% ano, na siguradong yan ay ano, kadiwa nyo. Ano? Eh, huwag na lang po kayo mag-voice out basta-basta kasi baka mamaya sumbong din kayo yan. Lalo yung mga fanatic. Ano? Eh, masigurado masisira buhay nyo. May dahilan yan, ganyan, Kuya Del. Like, kaya kita sinumbong kasi mahal kita. Gusto ko itong ganun niya, balik. May hugot yun eh. May hugot yun, di ba? May hugot yun. Ganun yun. Pero yung sinasabi nila ngayon na para daw ikaw iligtas kita, ganun-ganun, or di ka tumayang mapahamak. Where in fact, kinismis mo siya. Di ba? Ng reality nun. Kinismis mo yung ano, yung nagtapat sa'yo. Alam mo naman napaka-sensitive nung issues, kinismis mo pa. Eh, sinumbong mo pa. Diba? Kaso lang, siyempre, mananig pa rin sa kanila dyan yung pagiging panatiko nila sa ano, yung takot na naitanim sa kanila sa NCGI. Kaya, wala ka yan kahit sabihin mong asawa ka, anak ka, o kamag-anak ka. Pag ikaw ay against sa village nila, sa Diyos nila, talo-talo. Eh, talo-talo talaga. Oo, tama yung term, talo-talo. Kaya ingat po kayo, ano, yung mga medyang closet at mga exiter. Lalo na kung kaalib yung pamilya niyo. Ingat. Mas trusted pa yung mga nasa labas, eh, ano? Mas hindi ka pa isusumbong. Ayan. Choose your, ano, choose the information that you're sharing with anyone. Sumpain ang nagtitiwala sa taong nasa butas ang ano? Ilong. Ano yan? Ang hinga ay nasa butas na ilong. Oh. Do not trust anyone. Taong na ang hinga ay nasa butas na. Pag na-share mo na, take the consequence na lang. Na-imagine ko, Kuya, Kuya Talong, ano sa, Kuya Del, na-miss ko si Kuya Talong, ah. Yung sabi mo pag hindi pa kayo ready, wag niyong papasukin. Naisip ko pa ano eh, boxing ring na alam mo malakas yung kalaban mo eh. Ano, church yung kalaban mo. Tapos ikaw payatot mo na wala kang laban. Ibigay mo lang kay Kuya Adel, si Kuya Adel the Hulk. Ganun siya. He can absorb anything. O, bigay mo yung info mo para sa mga Kuya Del. O, the Hulk yan eh. Alright. O, correct. At mas maganda nga yung mga ganyan. Manahimik na lang po kayo. Eh. Na ano, kung hindi naman kayo mentally and emotionally fit to absorb yung mga pambabash, hindi kayo ready sa ganyan, better manahimik na lang po kayo yung iba. Okay lang yun, kahit hindi mo ano. Kasi meron isi iba, parang talagang hindi mapigilan yung pag-boss out, diba? Gusto talagang ano, mag-rant. Eh, you know? Pero nga, kung may masisirang pamilya, eh, siguro huwag muna. Diba? Kaya ano muna siguro maka-exit kayo lahat yan, baka pwede na. Mm-hmm. May negative effect talaga yan, Broccoli, eh, yung pag-engage sa social media. Ako, personally, nakita ko yan eh. Pagka hindi ka matalino and you will not track your emotion, mapapaaway ka eh. Mayroong isang page sa Facebook, ewan ko kung napatadahan mo na yon. Yung po pwede kang magpa-edit ng picture. Oo, pa-edit please. Oo, yung pa-edit please na yon. Mayroong isang ando doon, pa-edit, babae, tapos ano siya, buntis siya. Tapos sabi niya, pa-edit naman please, respect lang, ganun. Parang yung ginawa ng editor na isa, masyadong binaboy. Alam mo yon, yung masyado ng foul, baboy talaga, as in, napaka may, napaka sama. Kung titignan mo, napaka grabe. Alam mo, hindi ako nakatiis.
So, ako, pagka hindi mo control lang emotion mo, hindi mo matiis yung ganun, makikipagtalpalan ka eh. Tapos, hahanapin mo yung profile nitong tao na to, gusto mo talagang, kung pwede mo lang awayin, kung pwede mo lang kitain, kung pwede mo lang na makipaghamunan ng away sa kanya, yun yung epekto. So, pagka hindi mo makokontrol ang emotion mo at hindi mo kaya siyang itrap, meron siyang negative effect. So, kung makikita mo rin lang na wala kang pasensya pagdating doon, better yet, back out na. Sundan ko lang yung sinasabi ni Adele. So, sa mga point siguro na ganon, so, kung hindi tayo well-prepared sa ganon, physically, emotionally, better yet, back out na lang. At maganda na yung huwag ka nang masyadong mag-deal sa ganon. Lang naman. Correct. Oo. Sige, yun ang siguro pinaka-takeaway natin. You can control, again, you can control the information that you are sending out para lesser problems if you're not yet ready. Sige. Yung iba, Clancy, gising ka pa? Clancy. Tulog na. Alas stress na kasi. 3:20 na. Carlos. Sa akin, wala masyado eh. Kundi ano lang, warning lang dun sa mga ano, bumabatikos kay Kuya Adel. Kasi yan, nakita nyo na. Lalo naman kasi Kuya Adel dyan habang inaano nyo. Tapos pag sinumbong nyo naman sa mas nakakataas sa inyo, mababaligtad pa kayo. Parang ganun ang mangyayari. Diba pag sinumbong nila sa mas nakakataas eh, sila pa ngayon ang lalabas na ano, masama. Ingat kayo. Yun. Isalig nyo ang tiwala nyo kay Kuya Adel. Oh, Kuya Adel, okay ka pa ba? Hindi ka ba na ano? Hindi ka na papraning? Hirap nung ginagawa mo eh. Papraning kaya, kaya? Kayang-kaya? Yung mga binabato sa'yo, mga nag-o-open. Kaaliwan niya nga niya eh. Kasi kaaliwan niya nga daw eh. Tumatawag kay Kuya Adel. Wala pa yun bro. Wala pa paano umapektuhan. Hindi pa ako lumalabas eh. Yung mga dating tinira sa akin, mismo ako yun. Yung mga dating issue na wala pa tong issue ng MCGI na to. Laman na ako dati ng mga kung ano-ano eh. Grabe. Eh, dahok talaga. Hindi pa ako lumalabas eh, kaya wala pa rin. Wala pa rin. Yung mga binabato nyo, wala pa rin. Doon ko sa nalitan. Kuya Adel, ba't pinangahawa? Ano? Meron siyang hawak. Pwede ano niyang ibenta kay Boss Toyo. Yung soen, na kay Kuya Adel yung soen. Oh. Diyan, Bro Oli. Eto, Bro Oli. Yung soen. Bro Oli, hindi pa ano, hindi pa ako nagpapakita at lumalabas, diba? Ibig sabihin, hindi pa seryoso yan. Pag lumabas ako yun, seryoso na yun. So, kasi pag lumabas ako, tinataya ako na lahat. Pangalan ko, diba? So, which is yun naman yung nangyayari sa akin. Kaya, diba noon, may mga cases na ako, may mga na-file na rin ako ng case, diba? Pero naano naman yun na hindi naman nakapasa sa fiscal pa lang, binasura na eh. Diba? So, kumbaga, ano, yun kaya petty pa lang to eh, sa MCGA na issue na to. Wala ito. Totoo lang. Hindi. Ngayon, pag lumabas ako yan, seryoso na yan. Ay. Bakit? Kuya Adel, magpapasettle ka ba? Halimbawa, ano, tinreten ka nung dedemanda ka. Tapos sinabi sa'yo, iatras namin demanda. Hindi. Kasi hindi kanila talaga maano eh, ma-all out dahil may hawak ka, di ba? Kung bigyan kanila ng deal, huwag ka na magsasalita, pabayaran ka namin. May presyo ka ba? Magkano? Do you have a price in mind? Hindi, magkano nga? Di ba, ikaw yung MCG? Mayaman yan magkano eh. Sabay magkano. Magkano na magpresyo? Depende sa presyo. Ganon. Say, $1 million.
Ayaw mong usapan yun, $1 million yun. Pero isang million lang, hindi na rin. Kaya kung kaya isang million. Ako meron ako eh. May price ako eh. Pero hindi ko... Ay, sinabi ko na pala dati. $40 million. Yan. Laki naman yan. Kaya nila yun. Kayang-kaya. Kasi hirap. Laki ng alam natin. Yung sabi, maikot tayo. Baka maikot tayo mukha doon. Baka mo sabi mukha tayong tayong pera. Well, sa ano, sa eto mga fanatics na nakikinig, ano, yung about just sa issue na kung babayaran or something, gano'n. Well, kasi para sa akin, hindi naman ito, ano eh, parang serious as meron tayong pinaglalabang dignity at may prinsipyo, etc. Hindi eh. Kasi para sa akin, ando lang ito, petty issues lang eh. Wala akong ano dito na parang kailangan mayroong prinsipyo pang ano pinaglalaban o what. Hindi. Parang ano lang to. Wala ito. Hindi masyadong... Kaya nga. Petty issue nga lang to eh. Kaya kung mag-pressure man ako ng ganong kalaki, wala sa akin yan eh. O, kasi irrelevant yung MC... Kung bakit petty issue? Kasi irrelevant ang MCGI. So, sa ano, sa mga issues na compare sa labas, no? Kaya huwag kayong masyadong, ano, yung mga fanatics dyan, nakala mo, eh, overhead kayo na napaka-sensible nyo, at napaka, ano, relevant nyo sa community. Naka, wala kayo. Sabi ko kasi, lumabas ka lang ng bahay mo ngayon, eh, makipagkwento ka doon sa kanto. Kaya huwag ko lang kung alam nila si, ano, Daniel Darasono yung MCGI nyo. hindi baka kahit yung kahit yung kanto boy diyan sa kanto niyo eh, walang kamali-mali sa ano pinagagawa niyo ng MCGI. Kapag wala lang yang MCGI wala kang dapat na ano paglaban ng prinsipyo dignidad eh. Petty issues lang yan. Grabe, guys. Kaya ako lang ba nakakuha ng comfort kay Kuya Del? Yung parang pagtatanggol niya tayo. Parang mesaya. Grabe. Kurang din ako inilimutan eh. Hindi talaga. Ano, ikaw ang pangki namin eh. Oh. Ikaw ang pangki namin eh. Oo. Sugo talaga to. Ikaw talaga sugo. Pero hindi, alam mo, nakatanggap na rin ako ng ganyang threat. One time lang, sabi nila, di kakasuhan daw nila ako, ganyan-ganyan. Pero, kakasuhan nyo ako, you're gonna open a whole can of worms. Pag ginawa niya yan. Pag ginasuhan ka, ati Petra, sagot ko abogado mo. Grabe. At hindi. Oh, promise. Hindi naman ako ang ending na makakalaban nila eh. Kasi they have a bigger problem than me pag ako kinasuhan nila. Oh, kasuhan pero nila wala nang laban yung kaso-kaso na yun. Laban yung kaso-kaso na yun na sa sabihin. Kasi marami na rin sa army po nag-threat ng ganyan. Kaya mga nag-threat lang ng ganyan. Pag wala ako na-receive na subpoena, wala yan. Hindi pa yan. Pag may na-receive na ako si Pina yun, sigurado na yun. Pero, hindi ko wala. Sabi salita-salita lang, pananakot, parang taduan. Yung akong daan-daan sa takot-takotin, ha. May comment kanina. Oh, sorry, go ahead, boss. Hindi, may nagbanggit kanina ng Risa Honteveros. So mas parang mas malaki yung takot nila pagka ganun dapat usapan. Si KDR dapat matakot, sa totoo lang. Si KDR kayo dapat mabahala, KDR, kasi alam niya sa sarili niya marami siyang ginawang irregularities. So di ba kanina may sinundan ko sa iyo isa pa, di ba? Pero holy yung royal family. Ay, sorry sir. Hindi pa yun. Yung kanina, yung hapon. Ay kanina mo. Ay, kahapon. Sinag ko siya kahapon.
sabi ko tatawagan ko yung ano, may nagpapatulong, di ba? Hmm. Alala mo? Oo. Oh, eh. Eh, yun, pag na-file yun, ewan ko na lang. Abangan nyo yun. Grabe. May bago tayong issue. Pahintayin natin. Huwag naman natin sabihin kasi baka mapaghandaan. Pag yan ay natuloy. Ako. Baka yan maging mitsa ng ano ng malaking balita. Sabi niya hindi siya tatayuan ng balahibo. Baka ngayon tayuan na siya. Lala kasi yung lala ko si Lube. Si Dark Knight. Sa yung kanina lang, pati sinasabi ni Kuya Del, halimbawa, yung isa na yun, yung leader doon, is dapat yung harapin yung issue na yun, so dapat siyang matakot doon. Eh, sila naman, meron naman silang mga nakahandang suporta from their end. Eh, si Kuya Adel, kung sakali man, ano't ano man ang mangyari sa'yo, boss, tanda mo lang, andito lang kami. At may prison ministry naman na binubuo si Bro Holly, kaya in support naman kami sa'yo. Wala, hindi yan. Okay lang yan. Nasa likod mo kami. Ikaw yung nasa harap, Kuya Adel. Kumbaga sa gera, nakatago kami sa likod mo. Wala na yan, ano na yun. Naubos na yung ano ko yun. Derbios saka ano. Yung literal na tayuan ng balahibo. Well, unang makareceive ka ng unang sabina. Ewan ko na lang. Hindi kumabog ang dibdib mo eh. Tapos yung magpapile lang kay sa'yo. Ano, mayaman. Sobrang yaman. Wala yan yung kayamanin ni KDR ngayon. Ako, katiting lang yan dun. Katiting lang yan. Matindi. Eh, siyempre, imagine mo na, di ba, na there's a possibility na ako sa sarili ko, wala akong ginawang mali, di ba? Dun sa hindi labas kong issue. So, confident ako nung kaya kong i-defend. Kahit na magtuloy sa ang ano, sa korte, ang iniisip ko baka impluwensya o bayaran yung mga ano kasi mayaman eh, kumpanya eh. Oh, yung yaman kay din ngayon net worth na 1 billion wala yan, barya lang yan. Oh. Eh kung ano, kung yun ang iniisip ko, yun ang the back of my mind, ganun siya naglalaro. So, parang, kung baka bayaran or something, ganun. Eh, buti lang di nagpa-influensya yung piskal, binasura agad. So, doon pa lang, wala na. So, ibig sabihin, walang, ano, walang bearing, walang evidence, diba? So, hindi na-influensyahan, buti na lang. So, yeah. Mm-hmm. Eh, kaya nga ako, kaya malakas ang loob ko rin. Eh kung yun nga hindi naka-influensya ito pang MCGI. Wala naman itong influensya. Ngayon na lang naman yun sila didikit sa PNP. Diba, Bro Oli? Mm-hmm. Mas maalarma ka pa sa INC, mas ma-influensya yan. Diba? MCG ay wala yun. Si Kibuloy nga eh, pinatawag pa rin. May sabi na pa rin. Yaman nun, diba? Correct. Matindi. May nag-comment dito, ikaw ang angkla, Kuya Adel. Haligi at saligan. Hindi, pete. Naging logo na eh. Parang seaman. Diyos ka na rin eh. Ano lang naman natin, binubos at binomotivate lang naman natin yung mga ano yan,
na ano na na, na kami dito sa part na to, ako we are confident, no, gusto lang namin kayong i ano i how, ano ba yan, gusto lang namin kayong i satisfied or i assure, no, yun. Na kami we are confident doon sa inilalabas namin, and we are ako personally, no, I ready to face anything na kung ano man yung ibabato nila against me, di ba? Na yung nilalabas natin ay na issue ay ano, bine-verify natin na yan ay hindi fake news, di ba? So yun, gusto lang namin kayo i-assure, kaya ganito ko siya the way sinasabi. At baka kasi yung iba na nag-worry something, huwag po kayong mag-worry. Huwag po kayong mag-alala. Ayan, may nag-open cam si Jake. Yeah, pa Jake. Grabe si Kuya Aden. Idol na kita. Kita mo to. Gusto ko na lumabas ng planeta. Idol na idol si Kuya Aden. Kita mo? Parang tagapagtanggol. Patuloy mo lang yan, Kuya Del. Wata nga namin dyan. Nasa likod mo kami, Kuya Del. Hindi kami nasa harap. Di ba si Broccoli dapat natin supportan? Ako, ano lang ako, sinugo lang ako ng ano eh. Hindi. Di ba si Kristo yung pinapatay? Ikaw yung Kristo. Frontliner. Ano lang sa yun, so support ka lang din ako. Kuya Del. Ako naranasan ko na rin makalagkod sa konsol. Ah, talaga. Medyo mahirap. Wala pa yun. Pag nakasuhan ka na, babait. Parang kinikiliti lang si Kuya Del na. Oo nga eh. Mahirap yan. Ay, mga kapatid na yun, nakakasuhan, mahirap. Kaya ako, ramdam ko si Kuya Del, dahil naranasan ko pupunta sa kotin na. Kaya hindi biro yung sinasabi ni Kuya Del. Kumbaga, parang easy, parang tumatawa-tawa lang siya na. Pero mahirap yan. Malakas lang talaga ang loob ni Kuya Del. Ibang klase siya. Ay, salute. Salute ako sa... Marami maglalakas loob. Hindi ko lang kasi. Kasi totoo naman din kasi yung sinasabi natin, di ba? Hindi naman tayo nag-invento. Matakot ka kung invento lang yan at kagaya ng ginagawa ng iba na gumagawa pa ng mga caricature na kabastusan, di ba? Ayoko nang ganun. Hindi natin tinotolerate yun. Pero dahil hindi naman natin hawak yung mga epipage niya, di naman sila connected sa atin. So, bahala sila doon. Pero sa atin, di ba? Like sa bro ko, hindi naman natin yung ginagawa kasi gusto natin maging reliable source, di ba? Ng mga closet and ex-MCGI na nandiyan na meron silang mapagkukumparahan at mapagbabasihan ng mga reliable information na inilalabas. Kaya as much as possible, we are very careful, diba, na maglabas ng mga information and videos na hindi validated, diba, at hindi verified, diba, o mga unverified na videos at yung hindi related sa issues, diba. As much as possible, dapat related sa issues, diba. Tama. Oo. Ano pa lang yan? Hindi pa lang malabas si Kuya Del. Petty things pa lang to. Tinde. Relax naman siya. Parang natural. Yan yung buhay niya. Buhay ni Kuya Del. Pero totoo talaga yung Broccoli. Totoo yung sabi ko. Honestly speaking. Hindi pa. Yung, kasi pag lumabas na ako, tinataya ako na lahat. Siyempre yung seryosohan na yun.
Kaya may mga reservation pa ako eh. Meron pa akong, pero sa akin kasi parang wala lang naman yan eh. Parang hindi mo naman kailangan mapakilala pa eh. Kasi parang petty issues lang yun eh. Yung MCGI issues eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Ano may kailangan itaya ako dyan eh. Wala naman. Walang bearing eh. Parang hindi naman yan ano eh. Eh pero kaya kumbaga wala din sa akin. Dapat naman natin kalimutan, kaya din nila tayong i-take down pag gano'n. Kaya nila mag-take down ng channel. Wala yan. Huwag ka matakot. Kaya yung sinasabi ng iba, sinasabi ng iba broccoli na, Kuya Del, ingat ka kasi ano, naman naman yun sila, baka mamaya. Alam mo, di ko iniisip yun eh. Totoo lang. Hindi naman sa pag-ano bro, hindi ko talaga iniisip yun yung gagawa sila ng masama o parang darating. Tsaka yung takot na para gawan ka ng... Hindi eh, hindi ko siya... Wala akong sa ganung level eh. Kasi... yung mga na-experience ko kasi, mga nabangga ako na before, mas matitindi yun eh. Parang hindi naman nila ginawa yun, di ba? Although may mga threats, may mga ano... Kaya parang kumaga kung MCGI per se, parang hindi masyadong ano sa akin, hindi masyadong parang ito, ano, hindi masyadong scary o ano, parang para dun sa mga issues sa ano, sa labas. They don't even qualify as threat. Yeah, exactly. Oh. Correct. Oh. Hindi sila threatened. Yan. Hindi sila threat, I mean. Hindi sila threat. Oh. Yung kaso nila Besa at saka nila Sisnis, dito nila inano sa San Fernando. Pumupunta sila nung dito. Kung din nun, pumupunta din ako sa San Fernando. Dito nila ginaganap dati yung kaso. Well, eh baka mamay isipin nung mag-iabang ko naman. Parang, hindi, sa totoo lang, to be honest, hindi po talaga. Parang wala lang din talaga sa akin. Parang, hindi ko kasi pwede ikwento eh, di ba, broccoli? Yung detailed eh, nung aking private life. Hindi ko masyado pwede ikwento eh, kaya... Tsaka ba't ka naman matatakot kung tutunan ang mga sinasabi ko? Exactly, yun nga yung point eh, di ba? So, hukuman lang yes. Ako lang kung hukuman. Support, humarap ka dun, hindi na masyado nga nila. Ako nga, kalaban ko, please, okay. Hindi wag din. Okay lang. Correct. They have more to lose. Basta sa ito, Kuya Del. Saludo ako kay Kuya Del. Basta support lang ako, Broccoli TV. Support. Okay yan. Okay. Ano ka ba bro? XMCGA ka? Parang bago ka lang dito sa ano? Oo, bago pa lang ako dito kasi na umalis na ako sa MCGA, ano, 2015. Wala na ang talaga din. Pero naanib ako dyan, around 2002. Active ako ng mga almost kulang 10 years. Tapos, yung kumbaga ako isa din ako sa mga bunga niya ano ni Willy Santiago na na-influence niya nung umalis. Yung pag-alis niya doon na rin ako ano. Kasi yung taga-basa na wala eh. Matindi yun. Alam naman natin kung ano yung kalibre ni Willy Santiago. Diba? Alam natin na. Anong nagawa na. Kaya nung umalis siya, doon na rin ako nag-isip na. Nakausap ko din sa kanya, may pinatawagan niya. Tatanong din ako sa kanya na. Parang ani Oja mo bro? Parang tunog lata. Ginagamit ko lang kasi yung ano, wala akong headset. Parang nasa ano ko, speaker lang. Parang nasa outing, parang nasa space ka. Background mo.
Kaya pala malabo eh. Nadayo mo pala. Intergalactic na nga daw eh. Ah. Sige, sige, sige. Okay na siguro. Meeting kaya daw tayo, Kuya Del, after na to. Sige, sige. Jake, thank you ah. Ano lang, si... Binabati ko si Romel, ayan, UNTV cameraman. Get well soon, Brad. Nasa ICU yata. Ayun, nakasama ko kasi yan dati sa UNTV. Okay, let's end this na. Anong oras na? Oh guys, salamat sa juice. Meeting tayo guys. Okay, good night. See you next time. Bye guys.